Yeah. Yun! Hello! Hello everyone and welcome sa 42nd episode ng Chill Out Room! Ayun! Guys, kamusta? Ayun, at ayun, welcome po dito sa Chill Out Room. Kuya Dave, kamusta ka naman? Yes, I'm okay. Kamusta ka dyan, Kyle? Okay lang din, okay lang din. At sa mga audience natin, sa mga viewers natin dito sa Chill Outro, kung hindi nyo po alam, nagkaroon kami ng gig nung last week. Anong araw ba yun? Thursday? Thursday, di ba? Friday. Ay, Friday. Chinese New Year. Yun, oo, last Friday, nagkaroon kami ng gig sa dito, sa Mandaluyong, kung saan located tong HQ. Nagkaroon kami ng gig sa Mandaluyong during yung Liberation Day ng Mandaluyong City. At grabe, Kuya David, parang nung ano no, parang nung nag-wish tayo, 'di ba? Hindi natin na-announce sa Chill Outro. Ando lang eh, medyo biglaan lang din, pero syempre sobrang enjoy. Sobrang enjoy, grabe. Ano 'yun? Nakaka-excite, nakakaba, lahat nandun eh. Grabe. Mandaluyong, thank you for having us. Yes! Yes, let's go. Oh. At ayun, syempre, ano, speaking of thank you, di ba, syempre, thank you for inviting us sa Mandaluyong. Ayun, syempre, batiin na rin natin si Congressman JC Avalos ng Four Peace Party East. Yun ang sila nagpa-event eh. Hello sa'yo, sir. Thank you so much. Sir JC, pati si ano, si Sir Gilbert. Sir Gilbert Benaventuri, yes. Yung. Gilbert, you know, if you're watching, thank you so much. Thank you so much sa pag-invite. Yes po, yan yung ano, yan po yung kasama rin po namin nung time na tumugtog kami dito sa Mandaluyong. Ayun, si Sir Gilbert, yan, siya yung mga nag-assist din sa amin. So, Sir Gilbert, Sir JC, ayun, syempre, sa government din ng Mandaluyong City, thank you so much. Let's go! Yan, kay Mayor, ano, kay Mayor Ben Avalos at kay Vice Mayor Menchie Avalos. Thank you so much. Thank you so much po. At saka ano, ha? Sana dumami pa. sana dumami pa. At saka guys, hindi lang basta-basta ang gig yun. Kahit Liberation Day ng Mandaluyong City. Guys, kasama namin doon, ang pinaka-main performers talaga nung event na yon is si Juan Carlos, Flo G, pati Ichi Worms. So, Sobrang solid nun. Thank you. Nagkaroon ng lahat ng Mandaluyong yun. Nagmura nung kay, ano eh, nung kay Juan Carlos na eh. parang legal sila magmura nung, ano eh, nung time na yun. Kahit nandun sila mayor, no? Nagmura pa rin. Wala silang nagawa. Wala akong magagawa. Pero sobrang saya. First time kong tumugtog ng ganun sa Mandaluyong. Sobrang saya. Thank you so much sa opportunity na yun. Yes! Thank you so much. Hanggang sa uulitin, di ba? Anytime, Mandaluyong. Sana meron naman sa barangka. sana nga. Dito, no? Sa barangay, no? Pero sana. Ano natin? Tignan natin. Pero ayun, syempre guys, kamusta kayo? Kuya David, tanungin mo na kung ano yung lagi mong tinatanong sa nila. Oh, mga guys, comment down niyo naman kung ano yung ulam niyo for tonight. Syempre. Yan. Pagsuluhan at papagkasuluhan na namin ni Kyle yan, imagining kung ano yung ulam niyo. ano yung sayo, Kuya Choy? Paksiw. Okay. Ano, paksiw daw. Dito sa likod. Oh, paksiw daw. Choy, congrats ha. Hindi ka naiyak ha. Hindi naiyak. Ayun. Ayun. Wala, ayun. Ayun pala. Yeah, syempre, nabanggit mo na rin, Kuya Choy. Ayun, congrats sa SMB at saka sa mga fans ng SMB. Oh, congrats sa inyo sa San Miguel Beermen for winning. Beermen. Let's go. Kalimutan ko kung anong cup ngayon. Ayan, may nag-comment na, Kuya Dave. Ayan, oh. Please, don't. Dati, kamusta ka? Munggo, sarap niyan. Kahit di pa Friday. Bukas pa yung Friday, pero sige. Advance na, di ba? Isang araw na lang naman, eh. Teka lang. Dati, pre, bawal sa, ano yan, ha? Bawal sa may rayuma yan, ha? Ba't nagmumunggo ka?
Na-call out pa nga. Ay, pre, kamusta ka? Na-miss kita. Dalaw ka minsan. Hindi na tayo nagpa-basketball eh. Dalaw ka minsan, pre. Ah, nagpa-basketball pala kayo. Nice. Lakas magkaroon yan. Ayun, ito, syempre. You know. Ito, toto, syempre, shoutout kay Kuya Janus. Ayun, hi, Jan. Ano? Hi, ayun. Hi, Papa Dave. May kanopol. You know? Let's go. Yun. Hi, Janus. Kamusta ka dyan? Welcome dito ulit sa Chill Out Rot. Sobrang thank you sa support mo lagi. Oh, sana makatugtog kami dyan. Sana makatugtog kami sa inyo, Janus. Thank you, sana thank you so nga, much. At ayun, syempre, ayun, di ba nabanggit na natin yung, ayun, kanina sa Mandaluyong. Syempre, shoutout na rin muna tayo. Ayun, yung batiin natin mga resident, more resident watchers ng, ano, ng Chill Out Rot. Yan. Let's go! Ayun, syempre, ito, simulan ko na kay Ate Francine Trisha. Ayun, no? Yan, na-meet namin siya nung na-meet or basta nandun siya guys nung ano, nung sa Mandaluyong na event namin. Pero, ayun, isa siya sa mga nag-message sa amin na, ayun, yung, na, yung talagang nagpakita ng support for Square One. So, Ate Francine, kita-kits po ulit soon at kung hindi man dito sa Mandaluyong yung gig, ayun, sana makapunta ka sa other gigs namin. Sabi niya, kita-kits daw eh. So, ayun, kita-kits po. thank you so much. Support. Next naman natin papasalamatan o babanggitin ay si Sir Carbags Gamutin. Hello sa'yo dyan. Hello. Sir Carbags. Hello, Carbags. Yan, sobrang solid yan. At saka syempre shoutout din sa Sagrado Band, yung friend ni, yung mga friend ni, ano, ni Kuya Carbags. Oo, Sagrado Band. Kamusta sa inyo. Hello sa inyo. At syempre si Sir Chris Rocks Rakal. Yun. Yan, oo. Mandirigma. Ang ano yan, yun ang kumakain ng ano ng bakal sa ano sa Dubai. Kumakain ng bakal yan, huhugot sa buhangin, may bakal doon, kinakain nila. Yan yun. Hello sa inyo mga kapatid na Mandirigma, kamusta kayo dyan sa Dubai? Shoutout. At syempre, yes. Ito naman, kung merong kumakain ng bakal sa Dubai, ito naman mga kumakain ng bakal sa Cebu. Yan, yeah, syempre, Kabalyeros. Kabalyeros! Mga igso. Mga igso natin dyan sa Cebu. Shoutout. Hello sa inyo. Hello sa inyo. Speaking of po, si Sir, ano, Sir Chris. Oh, si Chris. Evening, idol. Hello, Kuya Chris, kayo po yung idol namin. Idol namin. Hindi namin kaya yung ginagawa nyo eh. Oo. Kaya, minaw din sa ano, sa Jackal ng Cagayan de Oro. Yan naman yung mga... Jackal. Ano? Yung mga kumakain din ng bakal yan doon sa Cagayan eh. Lahat sila kumakain ng bakal, no? Oo. Ayun, ko ba? Ito syempre, shoutout din kay Mami Jinky Tenerife. Ayan, ay, sobrang... Mami Jinky, sobrang thank you sa support nyo lagi. Lagi kayong matutok sa Chill Out, sa mga post ng Square One. At kami rin naman dito sa bahay, eh, ayun, sumusuport din sa inyo pag may mga live kayo sa Facebook. Pero, tita, thank you so much sa support po ninyo. Tsaka, syempre, shoutout din kay Ate Zendy. Yun. Yan, si Ate Zendy, miss ko na yan, eh. Tita Jinky, hello po sa inyo. Yan. Ayun. Tsaka, Zendy, hello din. Hello. At yun, next no? Naman, siyempre si Rudolph Jacinto Mapile. Yan. Yun. Yan ang... Yan ang ano, yung friend ni Daddy, schoolmate to. Schoolmate ni Daddy sa Aquinas. Yun. Shoutout po dito, Rudolph. Hello, Sir Rudolph. Hope you're doing good. And everything's good. Yes. Alright. Ayun, ito, shoutout kay El Hombre Makoy. Yun, El Hombre. Let's go. Hombre! Shoutout. Let's go. Ayun. Masarap ang tequila yan. Oh, El Hombre, no. Ayun, syempre shoutout din natin yung ano, yung guest natin last week ba 'yun? Hindi, two weeks ago 'yan, yung Kamot Pusa. Ay, Kamot Pusa. From Binangonan Rizal, 'yan. Let's go. Yeah, sila Sir Russell Linares, no? Yan, no. Oh, pati si ano, si Sir Jason Grospe, 'yun. Shoutout po. Oh. At ano? Ayun, syempre, yung mga ano, shoutout din sa ABA. Ayun, mga kasama natin dyan sa Binangonan. At kita-kits po soon. Sana, ano talaga, yung mga tugtog tayo dyan sa Binangonan. So, ABA. Yun, ABA. Oo. Ano, sabi kasi nila Sir Russell dati ABA eh. So, ABA yun eh.
All binangonan, ano yun? Artist Association. Et cetera, et cetera. Nakalimutan eh. No? All binangonan Artist Association. Yeah. Yan. Siyempre, palang kasalamatan din natin si Aliza Marie Santos sa, nung nasa yan, Davao. Yes. Yan, yes. Yan, no? Mama Liza, yes, yun. Yan. Mga ano din natin yan. Mga resident watcher din natin yan sa ano, dito yes. Talaga sa chill outro. Yes, sir. Yes, yes, sir. At saka syempre, speaking of Ate Aliza din, shoutout din sa Pinos Cafe. Sa Estancia Iloilo, syempre. Shoutout. Let's go. Grabe ang Pinos na yan. Kung may kapangyarihan lang talaga ako mag-teleport, sasama kita Kyle, teleport tayo papunta doon. Kaya nga eh, kung Kuya David, kung ako rin, kung meron din akong power na teleport, sasama kita at teleport tayo. Inulit lang. Walang masabi. No? Dali na natin yung Pinos. Pag-teleport, dali natin dito. Dito na siya. Kapit tayo dun sa ano nila, no? Sa area nila. Nakaganon tayo. Tapos, Uli natin. Ayun, no? At saka syempre, shoutout din kila Mama, no? Kila Ma'am Salvi, pati kay Kuya June. Shoutout po. Ay, oo! Sa kanila, no? Hello sa inyo dyan. At syempre, pasasalamatan din natin ang Letty Seafood and Grill. yan ang mga nasimula natin na mga ginagawa dito sa chill outro na hindi na nakalimutan, no? Hindi ko magawa yung hindi ko rin ma-achieve eh. Siya lang nakagawa nun eh. Hello sa'yo. Ang dami na pumabati sa'yo. Bati mo na sila lahat. Nasa comment section. Oo. Last week sa'yo eh. Ngayon, akin naman. sa'yo naman. Oh, sige, ayun. Ito, shoutout ulit kay Ate Francine Tricia, ayun, oh. Hi, hello. At kanina nabati na kita, Ate Francine, pero syempre, hello ulit sa inyo. At kita-kit soon, kung hindi nyo naabutan kanina yung sinabi namin, mahaba yun. Pero, ayun, ulitin nyo na lang. Joke lang. Hello po ulit. At ayun, kita-kit soon, kita-kits. Pinaulit eh, no? Ayun. At saka, ayun, ito. Shoutout ulit kaya Mami Jinky. Hi, Idol Kyle. Ako, Mami Jinky. Kayo po, idol namin. Kaya, ano po, nanood po ulit kami pag may live po kayo ulit. Kyle, gayon mo yun. Gayon mo yung emoji niya. May heart, tapos tatlong kiss. Ah, ganyan yan eh. Ganyan. Heart, tapos, heart, kasi diba may, ano, diba, nakakiss siya na ganun, tapos may heart, diba? Ganun. Okay. Ganun. Kailangan kong ganun ma para ma-visualize nila na tatlo yun. So, tatlong kiss yun. Yan, tama. Ito, syempre, shoutout ulit din kay Kuya Carbags Gamotin. Yun, oh. Hi, Idol! Let's go, Kuya Carbags. Shoutout. Kuya Carbags, hello sa'yo. Salamat sa patuloy na pag-suporta. Sana huwag kayo magsawa. Yun. Thank you. Ayun. Ito, Kuya David, sayo na to. San? Uy, si Ariel, hello sa'yo. Ando niyan, taga Binangonan ba to? O Taytay? Pareng Ariel, kumpare ko to eh. Kumpare, na-miss na kita. Kita tayo soon. Alam ko naman na busy ka ngayon sa business mo. At sa, congrats pala sa bago nyong anak. No? So, yun. Thank you so much sa lahat. Kita-kits soon, pare. Na-miss ko na kayo. Yun, padala ka ng itik. Itik lang, okay na ako. Itik? Nag-request pa eh, no? Online request, ano tawag? Pasabay. 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 Pero ito, syempre, ito pala, si Tita Rian pala, yan. Shoutout, Tita Rian, let's go. Ayan, ito na, sabi niya, lilipat daw siya ng YT eh. So, ayan yung sa YT. Here na. Ayan. Yeah, Tita Rian, shoutout. Let's go. Tita Rian, happy birthday! Isa pa yun sa mga may birthday vote kay Nicole. Birthday, yeah. Birthday. Araw-araw birthday. Ito, syempre, ayan, shoutout din. Ayan, Kuya David. Oh, si Jersey Bon. I love you too. Ano, namiss na kita, pre. Kita kiss minsan. yan. Ikwento ko kasi, nag-apply ako dun sa inyo, kaso, hindi ko alam kung ano nangyari. Kwento ko na lang, mamaya.
Ayun si ano, kay Kuya Jersey Bon, ano, pakisabi dun sa boss niyo, tanggapin na yan si Kuya David. Nanawagan sa live stream. Ayun, ito sabi rin sa ano, sabi rin ni Ate Francine, ano, belated Happy Hearts Day, Kyle. Oh, ayun pala, sa mga viewers natin, nakalimutan ko, yung Mandaluyong yung nabanggit ko kahapon nga pala, Valentine's. So, ayun, sa mga nag-celebrate ng Valentine's dyan, syempre hindi ako kasali dun. Ayun, Happy Valentine's Day sa inyo. Sa lahat po na may date kahapon, belated Happy Valentine's Day. Sa mga single, Happy Ash Wednesday. So, yun. Yeah, Happy Ash Wednesday. Yes. Bukod sa Happy Ash Wednesday. Yun, ano. So, tandaan ninyo, na mula sa Apo, kayo magpupunta ulit sa Abo. Tandaan yan. Guys, ano nga, comment nyo lang din dyan kung yung mga single dyan, kung ano yung mga ginawa nyo ng Valentine's Day na. Oh, nag-edit lang ako nang nag-edit eh. Ayun ako, si Kuya David, hindi ko na pala tatanong yun eh. Ano yun eh, may bebe ko 09 yun eh. Hindi, kagabi wala. Nasikaso ko yung sa mga applications ko. So, yun. Pero before that, noong February 13, yun, nag-date kami. Nanood kami ng Arthur Neri sa kanong ano yun. Adi? Oh? Adi yan. Arthur Neri, pati Adi. Solid ah. Solid yan. Dami chicks. Dami chicks sumisigaw sa kanila. Advance, ha? No? Ayun, ito pala, Siyempre, shoutout din pala natin si, ano, si Sir Pinoy Galaan from Turkey. Yan. Uy! Sergi! Sergi! Let's go. Ayan na. Pag-shoutout po sa Super Bangla si Rian's Kitchen. Ayan. Tita Rian, shoutout nyo na. Hindi pala sa amin. Ano, Sergi, akala namin sa amin eh. Kay Tita Rian pala. Tita Rian, ikaw na mag-shoutout. support nyo yun, guys. Si Sir Pinoy Galaan, Sergi. At yan, syempre din si Tita Rian. So, subscribe nyo na po. Makikita nyo naman yung account nila dyan. Pindutin nyo na lang yung sa comments dyan sa chat. Ay, kita nyo na yan. Subscribe nyo, guys. Ayun, ito. Ito, ayun, sabi ni Kuya Carbags, Kyle, hindi pala kayo naka-lineup sa UP Fair. Punta sana ako kung naka-lineup kayo. Kung, ano? Ah, kayo, malapit lang kasi ako sa UP. Ah, okay. Oo, sayang-sayang, Kuya, kasi hindi kami nakasama. Pero hopefully next year, malay natin next year, di ba, makasama na ulit tayo sa UP Fair. Pero, Kuya Carbags, don't worry, kasi kung UP Fair, hindi rin tayo makapag-meet talaga dahil napakadaming tao noon. So baka hindi ka rin namin maka-interact din talaga. So, 'di ba 'le? Kuya Carbag, sa mga gigs, sa iba. Yan. Sa mga bar gigs para medyo intimate eh kasi konti lang din. Madali magkakitaan doon eh. Oo, 'yan. Makakausap talaga natin si Kuya Carbag, san makakwento talaga. Makakapag ano pa tayo? Shot. Shot puno. Shot puno. Pero ako yung Carbags, ayan, soon, sana sa UP Fair makasama din kami. Pero, ayun guys, sa mga hindi naman nakakaalam, ayun, nakadalawang UP Fair na rin kami dati. Isa nung 2015 and, ay hindi pala, isa nung 2016 pati 2017 pala, yun. Check nyo na lang, nasa YouTube namin yun. Ayan, March 17? Ay, yun nga pala, yun pala. Ngayon pala guys, meron kaming gig sa March 17 dito sa Viva Cafe. Viva Cafe. Ayun, no. Sa yes! Sa Viva Cafe. So, check nyo guys. Check nyo yung ano. Pag, yung mga upcoming namin yan. Sa April, meron din kaming gigs na niluluto para sa April, pati sa March. So, abangan nyo na lang po. Andito naman kami sa Chill Outro. So, lagi namin kayong ina-update. Kaso nga lang nung nag-wish kami pati nung Mandaluyong, hindi namin nasabi. Hindi namin nasabi dito, pero okay lang ayun. Di ba? Yes, March 17. Sige. Ngayon ko lang dinalaman eh. ayun. At saka ayun, syempre, shoutout din pala kay Kuya Jello Dagook ng Pasig City sa Iloilo, no? Ayun, si Sir Jello. Jello. Ano, sobrang thank you sa support mo lagi sa Square One. Let's go. Ito nga, tumahin na siya. Ito isa, si... Ayan, ito. Yan. Yun. Rachel, pa-shoutout naman dyan. Happy for you. family friend namin yan. Si Daga, hello sa'yo. Ano yan? Watching from Baguio City yan. So, hello sa'yo. Hello sa'yo dyan. Baguio! Yes. Sana makatugtog kami dyan one time.
So, gala sa ano no? Sa Baguio no? Panagbenga. Panagbenga Festival or yung mga ano diyan, yung mga music festival din diyan na iba. Sana sana makasama tayo diyan sa Baguio. Tapos, you, ano, no? Tapos na-invite nga tayo sa Baguio, di tayo tumugtog, nag-enjoy lang sa paligid no. Oh, ako ginagawa ko sa Baguio, food trip lang, tulog, food trip, tulog. Yun ang ginagawa ko sa Baguio. Tinolerate eh, no? Yun ang ginagawa niya sa Baguio. Ayun. Yung sinyan sa mga Baguio friends. Ayun, ito, shoutout din kay Kuya Jome. Shoutout ka, geng-geng. Hey, geng-geng. Okay. Jome, kamusta ka? Kamusta ka? Papaturo ko sa'yo kasi gusto ko na mag-motor eh. So, ayun na, Kuya Jome. Jomel, pakunti ng pakunti. Ayan na, ano na. Malapit na tayo sa point na may motor na yan si Kuya David. Abangan na lang natin post niyan eh. Konting pilit na lang sa ano, kay BB ko 09, konting pilit na lang. Yan oh. Ayan sa mga kabit ano, mga kabitenyo na friend natin diyan, mga taga Etibac. Shoutout, shoutout. Madami-dami yan, mga kaibigan natin sa Cavite. So kilala niyo na kung sino kayo. Pero shoutout, shoutout po. Ayun, tama. Ito shoutout din pala kay Kuya Rolly, yun o, Kuya Rolly Recto Manacob, yun o, si Kuya Rolly, nang kasama natin dyan sa Cali Serie, yung bike group namin dito sa Mandaluyong. Shoutout Kuya Rolly, let's go. Rolly, hello, good evening. Good evening. Oh, guys, lumabas yan sa ano, sa ABS, si Kuya Rolly. Sa oh? Ano, sa ano, Everybody Sings. Yeah. Yun, Everybody Ooh. Sings. Nanalo. Nanalo yan, Kuya Rolly. Sir Rolly, baka naman, kahit donut lang. You know, donut lang. Oh, malapit lang eh, no? Mandaluyong. Oh. Ayun, syempre, shoutout din kay, ano, kay Kuya Allen Sonic ng Cebu. Yan, o. Bukod sa Caballeros, yan, yung friend natin sa Cebu. Yan, sila Kuya Allen Sonic. Ayun, mga kaibigan ko rin dyan sa Cebu. Shoutout, shoutout. Hello, hello sa inyo. Ayun, o. Pati shoutout din kay, ano, mga kasama din namin to nila... Nila Sir Awards, nila... Ay, sila Sir... Nabati ko na agad. Sila, nila Sir Pinoy Galaang pala. Ayun. Ayun, nila Tita Rian. Yan ka-group namin. Si Sir Awards from Middle East. Nabanggit ko agad pangalan eh. Ayun, syempre, shoutout Sir, ano, Sir Awards. Shoutout. Galing daw mag-bowling eh. Nasabi nila daddy na panood nila. Hindi ko pa nakikita. Mamaya panoorin ko yan. Panoorin ko. Ayun, yun. Sa March 17, sa Cubao, Kuya, sa may Viva Cafe. Hindi ko rin sure, di ko pa nasa-search yung lugar eh. Pero ayun, sa may Araneta daw. Araneta. Viva Cafe? Mm-mm, Viva Cafe. Sa Araneta, Cubao. Yun. Sana makapunta kayo, Kuya Carbag. Sana makasama ka namin dyan. Viva Cafe. Yes, so. Ayun na po guys, ha? Nagre-research ang ating online researcher na si Papa Dave. Naging shoutcaster eh, no? Ayun, but the Araneta Calcium. Araneta Calcium, no? Calcium. Si Calcium pala siya, malapit. Calcium, oh. Ayun guys, syempre, bago natin din na makasama yung special guest natin. Sobrang special guest natin for today. Grabe, sobrang naka-excite tong episode natin na to. Pero before that, syempre, pasasalamatan muna natin ang ating sponsors. At meron tayong good news. Ayun pala, unahin na natin to. Unahin na natin to, Kuya David. Ayun, good news. Ayan, yan. Oo. Ito, hindi mo pa rin alam eh. Hindi mo pa rin alam to eh. Hindi mo alam yan. Ano ba yan? Balita mo sa akin. Okay, so ito, for our good news this episode, syempre, ayun, we have a new sponsor. Hindi lang para sa Square One, but also for our show here dito sa Chill Outro as well. Ayun, syempre, dito sa Chill Outro at sa Square One, may bago kaming sponsor. So ladies and gentlemen, we are more than excited to present to you our newest sponsor. Syempre, walang iba kundi ang... Our Corner PH Custom Guitar Picks. Let's go! Ayan, o. Oh. Ito, pakita natin yung video nila. Pakita natin video nila.
yan? Seryoso yan? Oh, seryoso. Ayan na nga sa screen eh. Siyempre, seryoso yan. Pangunahan ko na yung R Corner PH. Gusto ko, panagkaroon ako ng pick, kaganto ko. Ah, R Corner! Wag na lang! Ayan na, gusto ko ganyan yung pick ko ha. Papamigay ko sa mga fans sa kanya. Grabe. Okay, ayun, thank syempre, you. Ayun. Thank you so much sa bago nating sponsor, R Corner PH Custom Guitar Picks. Ayan, at guys, hahanap nyo po sila kung gusto nyo makita yung mga products na sinesell nila or kung gusto nyo magpagawa sa kanila, visit their Facebook account, Facebook page. Ayan, at syempre, meron din sila sa Shopee. Doon nyo sila mabibili, guys. Yeah. Go! Let's go! Excited ako doon, ha? Let's go. Na-excite ka, no? Ayun, ito. Ayun, shoutout natin. Sabi ni Kuya Rolly. Thank you kayo sa pag-shoutout. Miss ko na buong family mo. Makasama sa pag-ride. Miss ko na buong family mo. Makasama sa pag-ride. Yun pala. Ingat kayo palagi. Yun. Kuya, soon. Soon. Sana makapag-ride ulit tayo. So, ako din. Sama ako sa ride. Oh, Kuya Dave. Ano tayo? Tayo nila, nila Kuya Edwin. Yan, sila Kuya Jeko. Yan, pag okay na lahat, tayo? Yes. Bike ko tayo. Ano tayo? Laguna Loop. Yes, sir! Ayun pala, lang tayo, Kuya Tim. Makati lang tayo. Laguna, ikaw na lang, Kuya. Laguna Loop, saya-saya nun. Masaya yun, kaso wala na akong legs pag-uwi. Ayun. Magbas ka. Magbas ka. Lahat ng lahat tayo lahat kami nakabas, ikaw lang nakabike, no. Ayun, at saka syempre yun. Thank you ulit sa R Corner PH for sponsoring us dito sa Chill Out Trot sa Square One. So, thank you. Let's go. Pero ayun, Kuya Dave, syempre dito na tayo sa mga usual sponsors natin. Pinapasalamatan natin lagi. So, okay. Ako na. Na dyan. Oo, wala pa rin si Kuya Jeko. So, yes. Eto. Let's go, guys. Syempre, thank you so much sa Creamshot Drumsticks. Creamshot Drumsticks. Heartbeats. Siyempre, thank you so much sa Rimshot Drumsticks. Yeah, no? Kuya Dave, saan sila available? Available po ang Rimshot Drumsticks sa rimshotph.com/shop at sa Shopee and Lazada. Ayun, at siyempre, ito rin, meron din sila, siyempre, yung Jaguar brand. Ayan. Yes! Available siya for only 350 pesos at anong sizes ang available, Kuya? At available siya sa sizes na 7A, 5A, at 5B. Let's go! Oh, no. Oh. Kaya, teka, paano ba yung hashtag? Dapat yung drumsticks. Yan, Hashtag shots fired. Dito lang sa Rimshot Drumsticks. Nahulog pa. Ayun. Nahulog. Nahulog. Tatak Pinoy! Tatak! Yan. Kuya Jeko, ganun lang ha. Kuya Jeko, ganun lang. Ganun lang, Jeko. Hindi yung basag eurodrum eh. baka pagbalik ni Kuya Jeko. Ayun pala, syempre, shoutout kay Kuya Jeko pati sa family niya at sa lalong-lalo na sa mother ni Kuya Jeko. Pagaling po kayo po. Ayun. Yes. Pagaling po kayo, Gita. Pero, Kuya David, sana pagbalik ni Kuya Jeko, kasi diba, syempre, na-stress siya nung mga nakaraan. Hindi siya nakapag-chill out, o syempre, busy rin siya sa family niya. Baka lahat ng galit, ilabas pag pinalo yung cymbals eh. Nakabahan ako dun eh.
Tanggal natin lahat ng symbols. Ilapit mo lang sa'yo. Tapos, haya mo si Jayco. Balas ako sa sound. Ayun, syempre. Rimshot Drumsticks, thank you so much. Sir Aldrin Alcantara, thank you so much po sa support nyo. Let's go! Yes, sir! Ayun. Kuya David, syempre, ito, gamit na gamit natin nung tumugtog tayo sa Mandaluyong. Syempre, kailangan ng protections ng mga gitara natin, di ba? Pati ng mga, mga gamit ni Kuya Jeko. Napakadaming gamit ni Kuya Jeko. Oo, ma. Kaya, oo. Mga kapatid, kung gusto nyo mapanatiling protektado ang inyong mga instrumento, walang iba. Bibili lang kayo ng bago yun na. Ayos yun na. Bago yun na. Ito yung video, guys. Bago yun na tao. Yahon! Yeah. Kita mo naman, no? Kita niyo yan, guys. Oh. Wow. Kita niyo naman. Gaganda na mga gig bags natin galing sa Kalasag. Padded na padded. Kitang-kita niyo naman. At gaganda ng colorways nila. Ayun, nahulog. Yeah, guys, sobrang mas... divay. Nahulog yung bag. Kaya yeah, kita-kita niyo. Yan yung base bag ko yan. Gamit kayo sa base. Yeah, ito naman, yung mga siyempre gamit natin for pedal boards. Yan o. Yan. Mukhang may laman pa yung isa. Magaan naman. Oo, oh, konti lang yung dinala ko dyan eh. Konti lang yung ilagay ko dyan. Magaan naman. Ito guys, guitar bag din to. Yan o. Yan. Itong kita nyo naman, sobrang ganda mga kapatid. Yes. Ay, Rayco, nagbubuksak. Ayan, ito. Tamama pa. Kita pa ang cam yun ah. Ayan o. Ayan, no, para sa snare bags. Yan, kitang-kita nyo naman. Naganda rin. Let's go. At ito, meron pa. Ay, hey, nandun pala sa likod. Okay na. Layo okay. Eh. Layo, okay. Simbals na, simbals. So. Hindi, yung ano, yung isang pedal board, yung black. Ano, ay, nandun black. Pa. pero ayun, syempre, thank you so much sa Kalasag Gig Bags kay Sir Carlo Kayabyab ng Kalasag. Thank you so much po sa support nyo lagi sa amin sa Square One. At Kuya Dave, saan nila machecheck yung Kalasag? Yes, ang Kalasag ay machecheck nyo sa Facebook at sa Instagram. Type nyo lang Kalasag Gig Bags Kalasag Gig Bags PH. Yun, just one word. Oh, no. Pero yung sinabi mo kanina, Kuya David, matatandaan mo ba yun? Hindi ko alam. Ay, yung ano kanina? Oo naman. So, muli mga kapatid, kung gusto niyo protektado ang inyong mga instrumento, walang iba, gumamit lang ng Kalasag Gig Bags. Parang may kailangan baguhin. Hindi, okay na yun. Parang yung pagkakasabi ng kailangan niyo ng proteksyon. Parang ad sa radyo ng ano eh. hindi natin mabanggitin pero alam mo na yun. Doon na yun. Doon na siya. Kalasag Gig Bags, thank you so much. Yan, sobrang thank you so much, Kalasag Gig Bags. Sobrang protected ng mga guitars namin. So, Kalasag, thank you so much. Let's go! At ito naman, Kuya David, syempre, kung pagkailangan natin ng mga gig bags para protektado yung mga gitara natin, kailangan din natin ng mga equipments naman para sa gitara natin, para mas maganda yung tunog natin, di ba? Oo. Kaya mga kapatid, kung gusto nyo gumanda ang inyong tunog sa inyong pagtugtog. Walang iba. Ulitin ko. Kaya mga kapatid, kung gusto nyo gumanda ang inyong tunog sa inyong pagtugtog, walang iba, gumamit lang kayo ng MBT! Yes! Siyempre! Ayun. Yan. So, teka, open natin. Nasa akin pala isa. Yan. Yan, oh. Yan, oh. M-Babe. Ito, oh, guys, yung... Kulay-kulay pa yan, oh. Ito, guys, yung Tank G. Yes. Ito naman yung Cube Baby nila na for bass. Yan, kulay blue. At meron din yung pang-gitara, di ba, Kyle? Yes, ito rin. Ito, guys. Q, baby. Ay, tinitignan ko sa gilid yung Tank G pala yung meron nun. Ito pala, ayan. Yeah. Yeah, yan.
pang gitaristo. Yes, yes. Solid yes, din to guys. Solid to. Kahit maliit lang, sobrang solid guys. Pero yung ano, yung pakita sana natin yung tank because yun, na kay Kuya Jeko eh. So, ayun, ginagamit ko Kuya Jeko, nagko-cover din yun ng bass. So, ayun, check nyo rin Kuya Jeko. Ayun, ito. Oh. Ito, Kuya David. Siyempre, ito, yan, yung SMC pad natin. Oh, sarap gamitin yan. Tug-tupak, tug-tupak-pak. Ganun, mga ganun. Yun, oh. Ganda, madami tayong magagawa music dyan. Palit-palit, trade-trade, yan. Yan. Ito, yan, oh. Yan, may MIDI yan, po. Yan, MIDI, keyboard. Let's go. Meron din siyang pads. At, saan ba? Ito ba? Yan. Okay. Yan, oh. Thank you so much, M-Babe. Gamit na gamit yan. Gamitin natin sa next gig yan. Sulit yan. Hey, teka, ba't kalasag po pala yung naka-front? Ayan pala. May call na pansin. Yan, M-Babe. Yan. M-Babe. Yan guys, sobrang solid na ito. Habang pina-flash po ni Kyle yung mga products niya, makikita niyo po at gusto niyong mag-avail ng M-Babe, type niyo lang po sa Facebook ang M-Babe/Q-Babe official group. At doon, may mga admins po tayong handang sagutin ang inyong mga inquiries kung paano ko kayo makakagilap ng kanilang produkto. Yun. Yes, guys. Ayun, at syempre meron din guys na meron din na group for ano specifically for Tank G users. So kung gusto niyo makita kung ano pa yung ibang mga functions nito na hindi niyo ma-figure out, andiyan 'yon guys. So sali na rin kayo dun sa group ng MVave Tank G. Yun, the best 'yan. Panalo. Ito. Ayun. Tsaka ito. Yan, ang dami, no? Ayun, ito guys, and syempre mga mini pedals, ayan, no? Ayan, dami niyan, 6 yan. Tapos ito, meron din kaming, syempre, gamit din namin wireless systems. Ayan, ito yung stereo. Ito yung stereo, ito yung charging box, ito yung ginamit ko nung sa Mandaluyong. Yung ano, yung 5G, nandun sa isang, nasa isang bag, naiwan namin dun. Pero, ito guys, kung gusto niyo makita yung sa mini pedals, ayan, ito yung phaser. Pero ayan, ganito lang siya kaliit, guys. Sobrang solid. Compact, pero sobrang solid, guys. Oo, ayan. Sobrang ganda niyan, guys. Sobrang ganda. I mean, kahit maliit yung pedal board niyo, marami kayo may lalagay na analog pedals. Yes, oo. So, dami na anong ano, dami na anong pedal ko dun sa ano. Matunog. Matunog yun. Ayan. Ayun. So, guys, kung gusto nyo ng talagang quality na equipments na magagamitin for gigs na quality and cheap yung price, syempre, thank you so much sa MV. Ito pala. Ayan. Naku po, mabigat tayo. Mapapabuhat na naman tayo nito. Ayan. Pamahulog. Ayan. And guys, kung kita nyo, ito yung personal na pedal board ko. Ayan. Ito, meron ako dito ng looper. Meron akong ayan, ito, overdrive, noise gate, reverb, delay. Ayan, sana check nyo guys, check nyo. Pati yung phaser, yan, dadagdag ko yan dito. Hindi ko pala naayos yung pedal board ko eh. Medyo may naging busy, pero yan. Thank you so much, Sam, babe. Let's go. Yeah. Uy, na-miss ko yun ah. At saka syempre, Kuya David, di ba? Kailangan meron na tayong gig bags, meron na tayong mga effects. Anong kailangan natin? At syempre, dahil wala akong maisip na linya, eto na po. Maraming salamat sa Jolly Music. Wala akong maisip na linya eh. Jolly Music! Yeah. Jolly Music! Ayun. Dapat na ano na yan. Dapat maisipan mo na rin yan. Sige, isipan ko yan next time. Jolly Music, salamat sa pag-provide sa amin ng mga J-Craft guitars na talagang sobrang ganda naman nung gamit namin, lalo na nung event. Sa Mandaluyong, gamit na gamit yung J-Craft namin ni Kyle eh. Yung J-Craft, yung J-Craft na bass. Nasa nandito eh. Teka. Malayo. Ito na lang pala. Yan. Yan na lang. Pakita mo na yung sa'yo. Yung guitar ko dun sa, ano, nung sa Mandaluyong. Ito, syempre. Strat. Hindi lang nung Mandaluyong. Lagi yan. Oo. Oh. Yan, no? Kitang-kita nyo naman. Sobrang gandang kalidad niyan, mga kapatid.
sa murang halaga. Kita nyo naman. Okay, tinatry niya ng isipan nga. At mabibili po yan. Pwede po kayo umorder online through Shopee and Lazada at meron din silang website na jollymusic.com.ph. Yes, and speaking of that website po guys, ayan, dyan nyo po makikita lahat ng products na binibenta ng Jolly Music at syempre ng mga J-Craft Guitars. Pero hindi lang J-Craft Guitars ang binibenta nila dyan. Meron din silang Tajima, meron din silang iba pang mga guitar brands. So, check nyo yan guys. Yes. Jolly Music, thank you. Naubo pa. Ako naisipan na rin yan, Jolly Music ha. Tensya na. Yes. Ayun, at saka syempre, thank you so much din sa RDMR Cafe. Oh, no? Thank you, RDMR. Thank you so much sa support. And shout out kay Ma'am Rofi ng RDMR Cafe. So if you guys wanna check out yung mga products nila, yung coffee or yung napakasarap na sinamak, and guys, check nyo. RDMR Cafe at ayan yung number po sa screen. As you can see. Bang. Yes. Ayan. So, 0926-684-6327. Yan po ang number niyan para mag-inquire at mag-order ng kanilang coffee at sinamak na suka. Yun. Yun. At syempre, Kuya David, lastly, yes. Syempre, bago na rin natin ipakilala yung guest natin, eh, syempre, ito, promote na rin natin yung latest single natin na Windang! Yan, oh. Ayan, guys, yung Windang, makikita nyo po yan sa Spotify. Sa Apple Music. Sa Deezer. Sa Amazon Music. Sa SoundCloud at Kuya Outside. BB. At syempre, walang iba, sa Tidal. Yohan! Tidal, eh. Confident na. Bago yan, ah. Alam ko yan, eh. Syempre, hindi ko nakakalimutan yung Tidal. Hello sa inyo. Ayan, syempre, thank you so much. And syempre, we also like to thank our distributor for our latest single called Windang. Of course, thank you so much sa The Orchard. The Orchard. Yes. Hope to see you soon. Sana makaplay kami sa New York. Yeah. Ayun, oh. At ayun, ito, shoutout muna tayo. Ayan na. Sige, go ahead. Shout out kay Marge. Sorry po kung tama yung pronunciation ko. Marge or Marg. Marg Ailurofile. Yun, basta po. Sorry po kung mali po yung pronunciation ko. Pero thank you so much po sa support nyo dito sa Square One. At sa, ayun, sa akin din. Ako yung muna teammate. Saan po kayo nagpapag-out eh. So, syempre, ayun. Thank you so much. Marge, anong ulam mo ngayong gabi? Paki-comment naman. ito Kuya David, oh, si Sir Dinkoy ng ano ng Caballeros. Ayun oh. Maayong gabi, mga EXO, ayun oh. Square One, excited to see my idol, the last one, you know. Sir. Syempre, oo. Sir, excited ayun, na. Ayun, sir, natin, sir. Try natin si ano, si Sir Mike. Oh, wait natin. Oh. Ayun, shoutout sa buong Caballeros. Ay, nahulog. Ayun, shoutout sa ano sa buong Caballeros. Ayun, mga nakasama natin diyan sa dito sa Chill Outro. Shoutout. Sa Cebu. Oo, sa Cebu. Sana makatugtog po kami diyan soon sa Cebu. Yan. Thank you so much. Ito, Kuya David, oh, basahin mo 'to. Nagluto po ako ng chicken finger. Yun, paano 'yun? Yun, oh. Di ba paano manok 'yun? Yes. Chicken finger. Hindi, ano 'yun? Yan yung parang breast na ano, breast chicken na binabad ano. Parang ano siya, parang chicken tenders, 'di ba? Parang ganoon din 'yun eh. Ah, parang nuggets ganoon. Ah, parang ganoon. Okay. Yeah, chicken breast. Ah, chicken breast pala. Okay, sige. Parang masarap 'yun ah. Gusto ko 'yun ah. Chicken finger. Oh. Sarap nun, Kuya David. Tapos ano mo, gawa ka ng gravy. Pakasarap. Tataob talaga yung kaldero niyan pagkatapos. Tataob talaga ang kaldero. Pupus ang kanin. Hindi lang kaldero, pati yung kalan. pati yung kalan. Pati yung lamesa na pinagpapatungan ng kalan. Yan. Ma'am Marge, sana mag-enjoy ka sa episode na to.
At comment down ka lang kung may mga gusto kang tanong din kay, ano, kay Sir Mike. Yun. Yes. Ayun, at speaking of, ito na. Andito na rin si, ano, si Sir Mike. So, ayan, syempre. Teka lang. Di pa handa. Di pa handa. Ayan, ayos ka muna dyan. May oil ba ako sa face? Bakit tayo getting ready, eh, no? Syempre, legendary to, eh. Sobrang iconic, eh. Ayun, teka ito muna din. Ito, Kuya David, oh. Sige, bago natin pakilala si Sir. Ayan, batiin mo na. Pampalakas ng loob, oh. Para confident ka. Hello! Nasaan ka man? Kung nasa bike, nasa MRT ka man, bawal mag-cellphone dyan. Ingat ka lagi. I'll see you later, BBQ09. Bawal mag-cellphone. Pinagalitan pa. Hindi, nakita ko, nasa Ayala pa lang siya, eh. Nasa train pa lang yan. So, mag-ingat ka dyan. I'll see you later. Ayun, Ate Joanne, ayun, shout out po. Ingat po kayo. Ayun, ito sabi ni ano ni Sir Dinkoy, oh, ayun oh. Sana po makatugtog kayo dito sa Cebu. Excited din kaming makakita sa inyo. Nako, sobra Sir Dinkoy. Pag napunta po kami ng Cebu, gig man po or hindi. Oh. Kita-kits po tayo diyan sa Cebu. Ay, hindi namin makatugtog basta nasa Cebu. Kita-kits tayo. Oo. Ayun, sige. Oh. Ano, Kuya Dave? Okay ka na ba? Okay na ako. Okay na. Sige. Ngayon ito, game na. Ready na ba kayo? Ba't kayo dyan? Ready na kayo? Ayan. Yung comment section natin dyan. Comment section. Comment nyo dyan kung ready na rin kayo. So, without further ado, ito na. Papakilala na natin ang ating special guest for tonight. Kilala nyo na kung sino to, guys. Sobrang iconic, sobrang legendary. Siyempre, the last one. Walang iba kundi si Sir Mike Hanupol! Let's go! Ito na! Yes! Ayun, hello? Hello po? Hello po! Ubusan po yung camera. Ay, sige lang po. Gawin lang po. Ayun, no? Ako, guys. Pinapasabik ni Sir Mike. Ayun lang po. Ayun, at saka syempre, shoutout po sa nag-assist po kay Sir Mike, si Sir Eli. Yun, thank you. Ayan. Ayan, hello po. Ayan. Yeah, so, may ayan. Ready na yan? Yun! Oh, hello po! Hello po, Sir Mike! Hello po! Sir Mike, can you hear us? Hello po, sige na. Ay, lapit. Aksa mo ka. Sino to? Makamahal sila. Ayan, hello po, Sir Mike! Hello po, Sir Mike! Hello po, ayan po, magandang gabi po, Sir Mike. Ayan, syempre, bago po natin na simulan po yung kwentuhan natin, mag-i-introduce lang po kami sa inyo. Ako po yung ano po. Sandali. Ay, ako. Ayun po yung sa tenga ko kasi hindi ko marinig. Pwede yung lakasan? Ay! Lakasan na. Nakapul na eh. Lapit ka na lang sa mic. Ano? Ayan. Ayan. Punta, lapit ka. Ayan. Okay na. Ayan, hello po. Ayan. Ayan na po. Hello po, sir. Hello po. And rinig niyo na po kami, sir? Rinig na. Oo. Oh. Yon, rinig na po. Ayan po. Hello po, Sir Mike. Welcome po dito sa Chill Out. Sino kausap ko? Sino ang kausap ko? Yon na po. Ako po si Kyle, yung vocalist po ng Square One. Yon, kilala na tayo. Yon. Kasi ako kilala nyo na, pero ako kayo hindi ko kilala. Diba? Oo nga naman, sir. Introduce yourself, Kyle. Ayun, ako po si Kyle ng Square One po, yung vocalist po ng Square One. Ikaw, Kuya Dave, pakilala ka.
Okay. Ako rin po si Dave. Ako rin po si Dave. Square one din po ako. At kami po ay humahanga sa inyo. At salamat okay. sa pag-unlock sa amin. Thank you so much, Sir Mike. Okay. So, sino yung square one? Kami po. Ayan. Kami po. Kami po. Kaming dalawa. Kaming ayan. Dalawa po. Magkaiwalay dalawa lang. Dalawa lang kayo yung square one? Ano po, apat po kami sir, pero kaso lang po yung guitarist po namin meron po siyang prior commitment po at saka ano po, parang may project po kasi siyang ginagawa and yung drummer naman po namin, siya po yung nagbabantay po dun sa mother niya dahil inoperahan po yung mother po niya. So, gusto po nila makasama po dito sa interview kaso yun nga po may prior commitment po sila at saka nagbabantay po yung drummer namin sa mother niya. So ayun po, kaming dalawa na lang po muna. may priority. Opo, meron po. Oh, sir, kayo po yung ano priority po talaga, kaso may urgent lang po talaga na nangyari po sa kanila po. Urgency. Sige. Opo. anong gagawin natin? Ayun, ito po sir, ayun, ano po tayo ah. Kwentuhan lang po, konting kwentuhan lang po tayo dito sa Chill Outro para mas... kilalang-kilala na po kayo ng mga tao, pero syempre, dahil nandito po tayo sa Chill Outro, para mas makilala po nila kayo, yun, tatanungin din po namin kayo ng mga questions po, ng ilang mga questions po dito. So, ayun sir, ito, okay. Sisimulan ko na po. And we found out po na tubong Leyte po kayo. At sobrang curious na po kami to know na yung childhood nyo po, sa yung ano, sobrang curious po kami malaman yung childhood niyo po sa Leyte, lalo na po nung time na hindi pa po kayo involved sa music. May we know po kung ano po yung recollection niyo nung yung mga ginagawa niyo pa po nung bata pa po kayo, like makulit po ba kayo na bata or bibo, masunurin? Ano po yung parang ano po yung childhood ninyo, Sir Mike? Yung ginamit mong salita, makulit, no? Tama ba? Opo. Ayong hindi ko marinig. Okay, pag dito yung everything ganda, gumapit ka, pero pag ang salita ka na, yung kinamit mong salita, makulit, no? Yung salitang makulit, kulang yun. Ay! Paano po, Sir Mike? Kulang yung salitang makulit kasi sobra pa ako sa makulit na salita. Sobra. Yan o. Guys, alaman nyo na yun o. Sobra pa sa makulit si Sir Mike dati. Oo, sobra. Alam nyo ba, sa sobrang kakulitan ko, sa sobra kakulitan ko, nilalagay ako sa sako ng tatay ko. Grabe! Ganyan ako kakulit. Ganun pala yun. Ganun pala pinapagalitan, no, sir? dahil 'di ba 'yun nga po dahil nilalagay ko 'yung sa sako. Sobrang madalas din po ba kayo talagang pinapagalitan po dati? Pero hindi pa tapos 'yun eh. Sinabi ko lang nilalagay sa sako. Mm-hmm. Eh ano ngayon, kung ilalagay ka sa sako, okay lang 'yun, 'di ba? Okay lang 'yun. Ang matindi, dinadala ako sa dagat, ilulunod ako. Ah, grabe! Okay. Paano yun, no? ano po ba? Napaluhod na po ba kayo sa asin, sir? Sa munggo. Ano, no? Napaluhod na po ba kayo sa asin or sa munggo nung araw? Munggo, asin, libro. Tinturon. Lahat ng klase. Lahat ng klaseng disiplina. Ang tawag doon, disiplina. Discipline. Okay? Disiplina. Kailangan ng mga bata yun. Kaya lang, hindi na pwede ngayon. Bawal na. Bawal na po. Bawal na po kasi. Nai-re-report na po kasi ngayon. Pero grabe no, Kuya David, no, dahil yung mga na-experience ni Sir Mike na ganun, yun naman yung reason kung bakit
kasama natin si Sir Mike. Sobrang matatag ano? Pa rin talaga, no? Kung, sobrang strong pa rin. Oo. Oh, oh, ayun. Kung ano. Ayun. Eh ano po, di ba, syempre yun, nabanggit niya yung ganun, yung sasinako, ganyan po. Meron din po ba kayong parang mga ibang aksidente na na-experience po dati? Nung kabataan niyo po? Marami. Marami. Maliit pa ako, mga 7 years old. Yung bus na sinakyan namin, bumangga, head-on collision. Head-on collision. Grabe. Grabe naman yun, sir. Ano po yun? Sugat, ano po kayo, sir? Sugatan po kayo nun? Or ano po? Siyempre. Mayroong salamin, basag na salamin, tumusok sa noo ko, sa noo. Ah, grabe. May ano po ba? May ano po ba kayo, sir? Parang yung scar na hanggang ngayon eh, meron pa rin po? Meron. Meron. May peklat, may peklat. Oh, ah, meron po. Yan, ah, okay po. Ah, opo. Grabe, meron pa lang ganun. No? Meron din po ba kayong ano, sir? Alam natin makulit po kayo, no? Pero meron din po ba kayong sports noong araw na sinasalihan dati nung nasa Leyte pa po kayo? Sports? Opo. Well, basketball. Yun, no? Pero yun lang. Basketball, ping pong. Oh, nung araw po, no? Yun, yeah. Yun, no? Oh, siyempre. Meron tayong mga ganyan. Tapos yung mahilig ako tumakbo. Yan, tumakbo po, no? Mahilig din akong tumakbo. Madalas ako tumakbo at madalas kong takbuhan. Yung mga babae gustong bumulpi sa akin. Yun! Tama. Yun. Dapat tama. Dapat po tinatakbuhan po yun. Mga tinatakbuhan yun. Abo. Dapat po talaga tinatakbuhan yun, sir. Lalo na yung mga tomboy. Apo, tomboy. Tinatakbuhan po yun. Hindi ko nilalaban na yun. Tomboy. Pero po, sobrang pero grabe po yung lakas ng dating niyo po noon. Kasi hindi lang chicks eh, pati mga tomboy lumalapit na rin po sa inyo. Kaso kayo yun umiiwas talaga, no? Oh. Hindi. Kaya ako hinabol kasi natalo siya. Ah, yun pala yun. Natalo siya sa text. Inaalam mo sa text, sir? Alam niyo text? Yung text noon, hindi ko pareho ng text ngayon. Yung text noon, kagyan ng mga... Meron yung mga pinititik, tapos may mga litrato, may mga game doon, may mga kung ano-ano naka-drawing. Yun ang text. Text ang tawag. Yung parang mga card po na maliliit po, no? Yun po yung text. Oh, nabutan ko yun, Kyle. Sobrang dami ko noon dahil kong collection ng text noon. Ganyan. Sobrang saya nun, sobrang saya. Yung pala yun, nalamangan ni Sir Mike yung mga tomboy. Yung pala yun. Ayun. Tama nga yung mga tanong nyo kasi magbibigay ito ng mga paalala sa ating mga kabataan, mga bata ngayon. Kasi, tama nga yun. Hindi na pwedeng gawin ngayon yun. Pero anong gagawin ngayon kung mga bata ngayon, walang respeto, walang paggalang, walang pasensya, wala. So, parang ano po, ano? Nangyari sa akin. Ang sa akin, masasabi ko doon sa ganun, kailangan natin yun, pero hindi na pwede ngayon eh. Pero kasi kailangan doon disiplina. Hindi na pwedeng disiplina mga bata ngayon. Kasi nagahari na sila eh. Sila nang marunong. Marunong sila sa'yo. Wala na silang pakialam sa'yo. Okay, ganyan sila. Pero wala kang magagawa eh. Diba? Okay lang. Bahala sila. Basta ako, karma na lang. Mag-aantay na lang ng karma. Tama po. May karma pero, lahat yan. At least, di ba sir, napapag-usapan po natin to para, di ba, syempre, dahil nagbago na rin po yung takbo ng panahon talaga, nagbago na rin yung mga generation, pero at least, di ba,
malaman po nila yung mga pinagdaanan po ninyo dati. Yeah. Oh, namin. Oo, hindi na nila madadaanan yan. Pero ang galing talaga sa akin, okay lang. Kasi yung disiplina na yun, hanggang sa paggitara, dahil ako, may disiplina ako sa gitara. Kung kailangan ko mag-isayon 24 hours, 15 hours, disiplina yun. Tama. Pero hindi ko sinasabing magaling ako, ha? Wala akong sinasabing magaling ako. Ang daming magaling ngayon. Ang daming mas magaling ngayon. Pero ako, wala akong sinasabing magaling ako. Hindi ako magaling. Sir, kami na po yung nagsasabi po. Kayo po yung idol namin. Pero sir, yun po, yun ang talagang parang contribution niya sa music. Kung hindi naman po dahil sa inyo, kung sinasabi niyo po na yung hindi po kayo magaling, pero kung wala man po kayo sa music industry, wala rin po yung mga musicians din natin ngayon. Kami po, hindi rin po kami may involve dito or mag-evolve kung wala rin po yung music ninyo at saka yung music syempre ng Juan de la Cruz po. Kaya sobrang thank you, sobrang thankful po kami sa inyo po. Salamat. Salamat sa inyo. Salamat. Yes. Pinakaulit na conquer. Yeah, lahat ng binibigyan nyo ng alaga. Yung nangyari. Kasi importante ngayon yan kasi ang mga tao, wala na. Ang mga bata ngayon, lalo na, wala na silang pakialam. Wala na, hindi na makikinig. Wala na. Sila na pakinggan mo. Kailangan makinig ka sa kanila. Yung mga mura-mura nila, yung mga kung ano-ano, mga pinagsasabi sa rap. Hindi ko inaano yung rap, ha? Pero kung mabuti naman ang kanilang salita sa rap, okay. Okay sana. Huwag lang haluan ng mura. Huwag naman ng ganun. Hindi naman ganun. Pwede naman magkanta ng rap. Wala naman problema. Okay. Okay ang rap. Gusto ko. Lalo na yung mga reggae. Okay yan. Gusto ko yan. Eh, huwag naman haluan ng kalokohan. Pag naulang ba, bakit gusto mong patawa? Eh, hindi ka naman comedian. Di ba? Kailangan meron tayong konting seryoso man lang sa buhay. Makapagbigay man lang ng mga halagang mga yung mga pangaral, hindi mo pangaral, yung mga pwede mong ibulsa, no? Dalhin mo sa bulsa, lagay mo yung gandang dadalhin ng mga bata na, di ba, kahinat na maganda, mabuti, halong kasamaan, hindi pwede yun. Tama po. Ayan, Kuya Diva. Opo. Since nasa topic na po tayo ng music, no, balikan lang po natin, Sir Mike. Saan po ba nabuo yung interest nyo sa music? Sa Leyte po ba? Or nung nandito na kayo sa Manila? Ah, oo. Dito na sa Manila. Yung Leyte. Ano pa lang yun eh. Mga 6 years old, 7 years old. Ah. Ganun lang yun eh. Yung mga siguro mga 9. Mabot ako ng 9. Doon sa Leyte. Pero after that na, dinala na ako ng tatay ko sa Maynila. O, kaming dalawa ng kapatid ko na panganay, dalawa kami. So, discipline pa rin. Magdala-dala ng tatay ko sa amin. Iniiwanan ako mag-isa. Kasi yung kapatid kong panganay, nag-aaral sa La Consolacion. So, ako lang mag-isa sa bahay. Tapos, ako ang naghahanda ng pagkain. Pag uuwi sila, yung tatay ko, tsaka kapatid ko, ako naghahanda, nagluluto. Marunong na akong magluto. Ganun ka bata pa lang ako. Nagluluto na ako. Kasi kailangan kumain sila pagdating nila. Sila ang tatrabaho, ako hindi. Opo. Opo. Ganun lang yung disiplina dyan. Kaya alam, pagdating dito sa Maynila, ano na ako, mga 9, 10, ganun, 11. So doon pa lang, nag-uumpisa ang music dito na nag-umpisa sa ano eh. Yung talagang heavy ah. Tugtugan na talaga. Banda na talaga. Kasi dito sa Leyte, wala namang, hindi namang banda. Combo ang tawag dun eh. Combo. Hindi banda. Walang banda noon. Puro combo. Combo. Okay. Kaya ngayon, wala nang combo. Dito na sa McDonald's. Doon na may combo. Tama.
Ikaw mo na. Mga bumil na pala yan. McDonald's. Hello sa inyo. Good evening, McDonald's. Ano pa? Ayun, ito po. Di ba, syempre, yan, nandun na po tayo sa music na pag-usapan na natin sa music po. Ano po yung turning point na naisip nyo pong seryosohin po talaga yung pagiging musician? Kasi di ba po, ayun, natuto na po kayo ng music, na medyo nawawala na yun, yung mga combo, yung mga banda. Ayun po, paano po yung, paano nyo po sineryoso talaga na, ah, gusto kong magbanda or gusto kong simulan magbanda, ganun. Eh, ano lang yan eh, parang ang nangyari, nagkaroon ka ng influence. Na-influence ka ng mga naririnig mo sa paligid-ligid mo, sa mga tao, ganun. Influence ang tawag doon. Na-influence ka ng Beatles, na-influence ka ng Animals, na-influence ka ng mga Cliff Richard, kaya mga Shadows, mga ganun. Beatles, yung mga ganun ba, na-influence ka. Influence ang tawag doon, okay? So ngayon, gusto mo rin maging kapareho nila. Pero, na-realize ko ngayon, or lately, na hindi pwede. Opo. Hindi pwede. Hindi pwede. Sa akin kasi, parang, para bang nagkaroon ako ng sarili kong pananaw sa buhay, na kailangan kong gumawa ng sarili ko. Na sarili kong kanta, sarili kong komposisyon, sarili ko. Kasi naiinggit ako sa kanila. O sino ba yun? Yung mga sikat na nakapag-compose ng mga ganong klaseng kanta. So, naiinggit ako. So, pinakinggan ko silang mabuti, lalong-lalo na pagdating sa komposisyon. Ang number one sa akin, si Paul McCartney. Hindi, si John Lennon. Okay. Paul McCartney. Si Paul McCartney. Si Paul McCartney ang matindi sa komposisyon. But hindi lang siya. Hindi lang siya. Marami. Okay? Marami. Pagka binanggit ko to, kulang itong oras natin. Okay? So, yun nga po yung... Yun nga po yung... Hanggang kanyang, ha? Ay, sorry po. Yun ano? Po kasi yung next question ko. Tatanong ko sana yung mga influences niyo. Eh, since sinasabi nyo to, baka sobrang dami nga po. Tama. Oh, yung mga expression sa kanta, late, hindi naman late, sabihin later ko na napag-aralan, kailangan pala ng expression. Yung tamang expression, ano ang tamang expression? Ng Pilipino. Kasi hindi ko kinakalimutan ang pagiging Pilipino. So, kailangan may expression ka. Anong klaseng expression? Kasi pag ginaya mo ng American expression, eh kanu ka na. Di ba? Eh hindi naman tayo kanu. Hindi tayo kanu. Tayo, sabi nga ni Heber, tayo'y mga Pinoy. Tayo'y hindi kanu. Oh, huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Pango, diba? Meron naman tayo. Bakit tayo nang gagaya? Meron naman tayo. Di ba? Tama si Heber. Yan ang sinasabi ko. Kailangan meron tayo. Hindi tayo pwede yung ganyan. Wala kang maisip ngayon. Alam mga bata ngayon. Wala silang maisip na sarili. Bakit? Kasi mismo sila. Hindi na sila Pilipino eh. Yeah. Oo, totoo. Nasasabi lang na Pilipino dahil ang birth certificate dito sa Pilipinas. Pero pag tinanong mo, ano ang Pilipino? Walang masagot. Di ba? Walang masagot eh. Ikaw, kaya mo sagutin yun? Sige nga. Oh. Ano po ba? Kaya mo sagutin ko yun? Sorry po agad, Sir Mike. Ay, kaya mo sagutin? Hindi nyo masasagot yan. Ngayon? Hindi na. Wala mga kasagot. Kung hindi, tuturuan ko kayo kung ano isasagot dyan. Ah, sige po. Pero, ano? Teka muna, sandali muna. Hindi ko basta-basta sabihin. Eh baka babaliwalain nyo lang. Eh, hindi na. Eh, huwag na. May pasata, leave it as a question na lang. Ano ang Pilipino? Yan, okay? So, itulog nyo muna, ipanaginip nyo na lang yan. Yeah.
Okay. So guys, pero sikreto ko yan. Sikreto ko yan. Okay? Meron po tayong assignment sa lahat po nanonood. Ano ang Pilipino? Marami? So, yan. Sa lahat po nanonood, okay. Yan ang assignment natin. Ano ang Pilipino? Yan. Sige. Assignment yan. Tama. Bakit? Bakit assignment? Bakit assignment? Magkikita po tayo ulit? Pwede po. Sabi mo assignment po. May training pa po tayo next week. Mag-adjump na po assignment eh. O di po yung assignment. Buti yan. Assignment. Assignment sila para meron susunod. Di ba? Yes. May susunod. Yan o. Yan, kailangan. Sagutin yan. Yes. Ano ang Pilipino? Diba? Yes, opo. Sir, ano yan? Ako, for sure, may ano po, sana may masagot na po kami pagdating na yung time po na magkita po tayo, sir, ng personal po. Lapit ka sa mic. Okay. Ay, sorry, malayo ba? Ayan, okay. Ayan po. Yan. Ito naman po, sir. Diba, syempre, nabanggit nyo po kanina na idol nyo po sila Paul McCartney, yung Beatles. Speaking of po, nung nag-front act po kayo sa Beatles, paano nyo po i-describe yung atmosphere? Ay, hindi ako kasama ron. Hindi ako kasama ron. Sila Pepe Smith lang yon. Downbeat yon. Ibang mga, wala pa kami ron. Hindi pa kami kasama sa Downbeat. So, Downbeat yon eh. So, hindi ako kasama. Si Pepe lang. Dahil siya ang drummer doon. Si Pepe. Nakilala sila Paul McCartney, sila Ringo Starr, John Lennon, Harrison. Ha? Talagang na-meet po nila or yung parang yung nakakwentuhan po nila, kinausap po sila, inaccommodate po, ganun. Hindi na. Sa likod ng backstage, kwentuhan ng kwentuhan lang ginawa yun, kinukwentuhan sila. O, di ba? Yeah. Yung pala yun okay. Po, no? Hindi okay. Po pala kayo nakasama dun, sayang po pala, sir, no? Pero ang sarap po nun siguro, no? Ewan ko, di ko alam. Kasi alam ko na meet nila yung sikat, di ba? Pero hindi ko alam kung anong feeling nun. Hindi ko alam. Eh wala naman ako ron. Kung nandun ako, pwede ko masabi ang feeling. Pero meron naman ako na experience na nakahalubilo, na nakausap. Yan, nung nasa trabaho sa Amerika, yan, na kilala ko. Yan, sila Julio Iglesias, so, in person, nakilala ko, na-meet ko, nung trabaho pa ako sa kanya. Speaking of Sir Julio Iglesias, paano naman po kayo na napili na mag-drive daw po sa kanya? Tama po ba yung research namin? Nakapag-drive po kayo para... Kasi inoperan ako na magtrabaho doon. Nasa New York ako siya, nasa Miami. May mga ahente kasi yan eh. Pagka nakailangan sila ng somebody, driver, gardener, or whatever, madan sa ahente. So yung ahente, lumapit sa amin. Sir Mike, gusto mo bang magtrabaho kay Julio Iglesias? Oh, why not? Oh, di trabaho. Okay. No, pero pagdating mo, nung nagtatrabaho na ako doon, hindi niya alam, hindi niya kilala. Hindi niya ako kilala, siyempre. Hindi naman ako nagpakilala. Hindi ko sinabi kung sino ako. Wala. Eh, dumating si Greggy Araneta. Sabi niya, si Greggy kilala ko. Eh, kilala niya rin ako. Siyempre, sabi niya, si Greggy, teka, kilala kita. Hindi, kamukha ko lang yun. Kamukha ko lang. So, nasa ano na po kayo, no? Nasa Juan de la Cruz na po kayo that time? Or... Nakilala tapos na po ba? Tapos na. Okay. Ano naman po yung ano, yung parang fondest memory nyo po kay Sir Julio Iglesias that time? Memory? Opo. May share about Julio Iglesias during the time na nag-drive niyo po. Alam mo kasi 78 years old na ako ngayon, no? Ang pagdating sa usapan na yon, memory, ang hirap. Mahirap. Kasi memory pinag-uusapan natin dyan. Memory hindi ko makukuha lahat. Oh, kunti lang. Meron siguro pero
Kasi pag inisa-isa natin, unang-una, sir, anong oras na ngayon? Mag alas 9 na. Kailangan sabihin, pahinga na dapat ako, pero okay lang. Okay lang. Pero pagka nag-memory pa ako, nako, ang hirap. Sabihin, gagamit ako ng effort. Papakot ako niya. Ngayon lang, pagod na ako. Pero okay na. Kaya ko pa. Kaya ko pa. Pero pag mabigit, sir, pag ginamit natin ang memory natin, ang lakas makabawas ng energy niya. No? Grabe. Oh, thank you. Memory, pag ginamit mo memory. Kayo, sir, kasi no? Unang mo. Pero ano yun, syempre sir, ano, thank you so much din syempre sa ano, sa yun yung sa time niyo talaga nakikipagkwentuhan po talaga kayo sa amin dito sa show po namin. Pero syempre. Ayun opo. Ano? Ito naman po sir, 'di ba? Syempre nabanggit po natin kanina yung sa mga ibang artist, yung sa Juan de la Cruz. Ito naman po, let's talk about Hagibis naman po kasi sobrang kakaiba po talaga to sa amin at saka sa ibang mga tao po na hindi po lahat hindi po nila alam na kayo po yung ano, yung boses po na naririnig nila sa Hagibis. So, may we know po kung anong year nyo po ito unang inamin po? Hindi, kulang. Kulang yung sinabi mo kasi hindi lang naman ako ang boses eh. Hindi. Unang-una noon, hindi ko sinasabi yan. Quiet lang. Quiet. Kasi kawawa naman ang Hagibis no. Di ba? Pero ngayon, okay. Pwede na. Kasi wala na sila eh. Pero oo, ang talaga matindi dyan, ako, ayoko nang sabihin. Ayoko sabihin. Mayabang ako. Ako sumulat na. Lahat. Okay din po talaga. Ang importante talaga dito sa recording, yung sumulat. Hindi yung kumanta. Huwag nyo intindihin niyo kumanta kung sino yung kumanta. Ang sumulat ng kanta, yun ang importante. Opo. Mas importante yung writer, songwriter. Hindi naman magkakaroon ng ganyang kanta kung walang songwriter. Opo. Opo. Baliwala yung singer, baliwala. Ang importante yung sumulat. Yun ang importante sa lahat. Okay? Yan ang hindi ko kasi alam masyado ng mga Pilipino. Hindi kayo ha? Marami pa tayong mga pag-aaralan. Marami tayong mga kababayan dito na hindi alam kung gaano ka-importante ang songwriter. Yes. Wala silang pakialam sa songwriter. Basta mayroong kumanta, yun ang may-ari. Yun ang songwriter. Ma? Hindi pwede. Hindi pwede. So, importante talaga ang songwriter. Miskin na sa pagdating sa copyright, pumunta kayo sa copyright, mag-aaral kayo ng copyright, pumunta kayo sa National Library, malalaman nyo, ang importante sa lahat, sa kanta, ay songwriter, hindi singer. Tama po. Hindi singer. Songwriter. Opo. At saka wala pong kakantahin yung mga ano eh, wala pong kakantahin yung artist pag wala pong songwriter. Tama. Yun ang pinakamatinding tama. Yun ang pinakamatindi ha. Pinakamatinding tama. Kasi merong mga tama na tama lang pero hindi matindi. Pero matinding matindi sa lahat na tama ay yung songwriter. Okay. Tama po. Kaya kailangan turuan natin ang mga kababayan natin sa mga bagay na yan. Kasi kita mo hanggang ngayon, yung mga pinaglumaan ng mga songwriter, mga singer, huwag na natin ano yung singer, songwriter, mga matatanda, mga noon pa, sumulat ng Elvis Presley, lahat ng mga kanta niya, ang mga songwriter noon, hindi naman si Elvis Presley. Kita mo si Elvis Presley ang sikat, pero yung kinakanta niya, hindi siya ang sumulat. Tama po. Yun ang matindi. Kaya sinasabi ko, ang pinakamatindi sa lahat ng tama ay yung songwriter. Agree po. Pati yung
Pati yung sa comment section natin, agree din sila eh, na tama yun. Agree po sila. Ganun talaga. Oh. Eh, kaso, naging kagawian dito sa Pilipinas, na pati yung kumanta, siya rin ang songwriter. Sila na rin yung gumagawa po eh. No? Except sa akin, of course, pagdating sa akin, ako sumula, laksalayaw, ako rin ang kumanta. O, iba yun. Oh. Diba? Ganun dapat, makilala. Nakilala lang ako as singer. Pero hindi alam ng mga tao na ako sumulat nun. Oh, yun ang matinding yung tao. Yun ang matinding. Ako kumanta, singer, pero hindi nila alam kung sino sumulat. Wow. Agree po kami doon. Sir Mike, follow up lang po. Gusto ko lang po mag-follow up. May mga isinulat din po ba kayong kanta para sa ibang artist? Actually, meron pa isa-isa. Mga hindi naman kilala. Didi Treyes, wala na rin yan. Pero sumulat din ako ng kanta para sa kanya. Si, sino ba yan? Eva Eugenio. Sino pa? Si, mga babae karamihan eh. Pero sa lalaki, merong lalaki na foreigner na gusto mo nag-record dito. Kalimutan ko na pangalan. Eh, sa tagal na. Pero yun lang mga ganun. Pero besides that, Hagibis. Sinulat ko para sa Hagibis. Pero Maskulados. Akin din yun. Pero hindi yung pagkanta ko sa Hagibis, kailangan malaman nyo, ay ano lang, dapat guide lang yun. Guide. As in, ano ba sa Tagalog ang guide? Yung susundin po nila, yung susundan po nila na kung paano po nila kakantahin. Opo. Yun. Ganon. Susundan lang. Parang pinagbabasihan. Di ba? Ganon. O kaya, gagayahin nila. Ganon. Yun lang yun. Hmm. Guide lang yun. Pero ang nangyari, since wala pang Hagibis, wala pang makitang membro, ayun, sinalang muna sa radyo. Pati ang boses ko kasi wala silang may present. Ang daming radyo na noon nang hihingi na kasi naririnig na nila. Ah. Muubong na yung Hagibis. Asan ba yung Hagibis mo? Ang nilabas, sa radyo lang muna, sa radyo. Eh kaso, hindi na tapos na yung radyo na saturated na, nagsawa na, kailangan na sa TV. Iyan ang problema. Kailangan may visual na. Kailangan makita na. Kasi sikat na sa radyo o pumutok na. No, kailangan makita sa radyo, sa TV. Iyan. Eh, nangyari, kumuha ka na lang. Sabi ni Mike, kumuha ka na lang kahit sa kali. Saan kali? Pumunta kayo kahit saan. No, kaya, pumulot na lang kami. Namulot kami sa mga kali. Yun. Kahit hindi marunong kumanta, pero ang isa lang gumawa na ito, Sunny Parson. Yun kasi. Yun lang ang senior nun. Tapos, Pero hindi pa rin mailabas sa public yung boses ni Sunny. Kasi nandun na eh, gawa na eh. Alisin mo yung boses? Hindi. Yun na, kumpleto na yung pati boses. Boses ko yun. Hindi alam ng mga tao yun. Hindi ko sinabi. Wala na sila eh. Pero okay lang. Okay lang. Sige. Yun yung sinasabi na sumulat din ako para sa ibang tao. Yun. Yun pala yun. Ayun sa ano, sa tungkol naman po sa mabalik po tayo sa Juan de la Cruz po. Ayun, kay Dave. Yes. Yung sa Juan de la Cruz po, sir, during your time sa Juan de la Cruz, ano po yung parang bonding moments nyo aside from music? Yung, Anong moment? Ano po yung bonding, ano po yung bonding na ginagawa ninyo bukod sa music po? Habis ninyo sa libangan po ninyo, parang gano'n. Mga libangan po ninyo. Po, bukod po sa music. Hindi. Refresh natin. Bad moments? Banding. 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 Banding.
Wow, marami yan. Ang dami yan. Kumbanting pag-uusapin. Pag-uusapan. Ito, kumbanting. Kasi, kumbanting, alam ko, nagsama-sama, tugtugan, masaya, ganun, kausapan. Yeah. Ang bonding namin, madalas, kasi tatlo na lang kami. Marami kami noon eh. Pero, tatlo na lang kami, madalas kami mag-bonding. Sa isang bahay ni, doon lang kami sa palagi ni Wally, bahay ni Wally. Bonding, kwentuhan. Yung mga kwentuhan, palitan eh, may kwentuhan. Tapos merong kantahan. Sabihin yung kantahan, nag-compose. O ano magagawang kanta, ang bagay na kanta, yun. Tapos, ang nangyayari, pagdating sa ensayo, madalas kami mag-ensayo, bonding din yun. Sa ensayo naman, nung kami naggagawa ng mga kanta sa ensayo, sisayo na isang mga kaibigan bahay na merong mayaman, merong instrumento, doon naman nag-ensayo. Tapos, may bonding din naman kami sa studio. Dalas kami mag-band sa studio nung producer para sa album. Kung kami sa studio, madalas. Tapos, yun lang. Ganun lang. Tapos, tugtugan. Ang mga tugtugan namin, banding din yun. Concert, tugtugan sa saan, Pampanga, Bulacan, Baguio, kung saan. South, meron din. Cebu. Yan. Banding din yun. Merong mga banding na minsan, dalawa lang kami. Hindi naman pwede mag-banding na ikaw lang mag-isa, di ba? Oo, oh, tama po. Mahirap naman po yun. Mahirap po yun. Mahirap naman. Ito naman po, pag naalala niyo po, or pag-uusapan po si, ayun, pag halimbawa po, napapag-usapan niyo po lagi si Sir Wally, si Sir Pepe, ano po yung pinaka parang i-share nyo na yung parang pinaka-favorite na moment nyo po kasama sila? Individually po ah, like kay Sir Wally lang po, ito yung favorite mo. Parang halimbawa, kumain kayo sa labas. Kay Sir Pepe, parang ito, nag-jamming kami, ganun. Ano po yung pinaka-memorable po? Bawat yun dun sa dalawang member po na kasama nyo nung huli po. Pepe, yung pinaka-memorable. Okay, yung pagkainan, kumain sa labas, madalas yun. Okay yun. Kasi may mga moment yun ni Pepe yung nature. Okay. Ito maganda sa ewan ko kung tatanggapin ng ano to, sensor. May sensor ito eh. Okay. Ay, lang ba? Okay lang po sir, okay lang po. Tuloy lang po, wala pong problema sir. Opo. Ah, pwede niya namang edit na. Pwede namang edit na. Okay. Oo, pwede naman po. Ito, isa sa mga very, very, ano na, moment. One time ha, meron kaming naging manager, ang pangalan niya, Teodoro T. Ang middle name niya, T. Tapos, ang last name niya, Tinyo. Okay. Tinyo. So, okay, ganito. Di, nabuo na yung instrumento, nag-isayo kami lahat, tuntua yung manager. Ngayon, lalabas kami sa TV. Tapos, hindi pa kami Juan de la Cruz. Basta in-invite lang kami na lumabas sa TV, pero wala kami pangalan. Anong pangalan natin? Pangalan natin yung pangalan ng manager natin. Di ba? Manager natin. Teodoro T. Period. Tinyo. Yan. Okay. So, ngayon, walang mapaglagyan sa ano. Hindi kasya sa iba. Kasya na lalagay sa bass drum. Usually, sa bass drum ilalagay. Di ba? Ngayon, ang haba masyado ng Teodoro eh. Teodoro, T period T nyo. No? So, ang ginawa, sabi ni Pepe nagsabi eh. Lagay mo na lang.
Magay mo na, titi niyo. Literal, bro. Literal, sina, nilagay talaga. Nilagay. Wala kami mag-apay. Anong pangalan ng banda niyo? Di nandun na kami, si Eddie Larde. Sabi, anong pangalan ng banda niyo? Hindi namin masabi. Nakakaya, di ba? Yan ang pangalan namin, yan. Tapos, okay, sige. Ladies and gentlemen, we have a guest today. Ang pangalan ng banda nila ay, yan, oh, tingnan nyo, basahin nyo na. Hindi nyo masabi. Hindi nyo masabi. Hindi nyo nila binanggit. Hindi nyo masabi. Wow. Hindi nyo masabi. Natatawa kami. Sabi, oh, ba't di mo sabi? Ewan ko. Stug na ito sa akin. Censored ka na. Censored. Oh, isa lang yun sa marami. Ako po. Grabe. Grabe talagang. Marami, marami sir. Pero, huwag na natin muna ngayon. Ganun. Kasi ako marami. Nakakapagin niya lang. Oo. Sige. Nare-recall niyo po ba kung kailan at saan po yung pinaka-last gig ng Juan de la Cruz? Last gig ng Juan de la Cruz? Yun, sa Cuneta Astrodome. Cuneta Astrodome. Pasay. Pasay po, no? Pasay, oh. Ando pa si Wally. Boy pa si Wally. Boy pa si Pepe. Kompleto kami ron. Kompleto. Yeah. Ang saya naman sa tayo. Yung pero, pala yun po. Ano pong year pero, yun, sir? Yung last year po na yun. Anong year po yun? Anong taon po yun po? Siguro bago mag-COVID, no? Bago mag-COVID, mga 21 ba, ano? COVID? 2017. Maraming banta, hindi lang naman kami. Hindi lang naman Juan de la Cruz, ang dami. Ang dami banta. Oh, dami. Pati sila Lolita, nandun din. Uy, Lolita. Nandun. Ha? Si Lolita, Lolita Carbon yun. Oh, nandun, nandun din. Sampaguita, nandun din. Razorhead, nandun. Yun. Okay? Sobrang saya nun. Sobra, solid po yun. Eh, ano naman po, sir? Ito naman po, yung, ano naman po yung makukonsider po ninyo na best gig po? Yung para, yung talagang tumatak po sa inyo, yung pinaka-favorite po ninyo na gig, na performance po ninyo? Ang masasabi ko, sa akin ha, ewan ko sa kanila, hindi ko alam. Ang sa akin, ang pinaka highest point, ang tawag ko doon, highest point ng aming career eh yung pagbabalik. Oh! Diyan sa World Trade Center. Yun. Ah, Manila. Ay, Pasay yata. Wow. Ang laki noon. Ang daming tao. Grabe talaga. Wow. Pagbabalik yun, no? Kasi dalawa drummer, si Edmond Portuno, buhay pa. Buhay pa po. Oo, oh, buhay pa. Tapos may isa pang drummer. May mga guests kami noon na hindi kilala. Pero si Bosio lang kilala. No, so, ngayon, yun ang pinakamaganda. Pati yung mga lineup namin, ang ganda. Yung pagkatugtog ng mga pyesa, ang gaganda. Gaganda lahat. Apa. Okay? Yun, no? Pagbabalik pala, no? So, talagang, oh, talagang sobrang inabangan po ng mga tao yun siguro nung talaga oh, ng time na yun. Pagbabalik ba naman ang title eh? Pagbabalik, biro mo. The return. The return, no? Oh. No? Ayun, oh. Yeah. Sir Mike, since napag-usapan natin yung best gig, meron po ba kayong marirecall na worst gig ninyo or hindi nyo makakalimutan gig na, oy, medyo hassle, medyo bad trip? Worst gig. Ang worst gig na pwede kong sabihin ay nung Juan de la Cruz, no? Diba? Opo. Okay. Tumugtog kami sa Cebu. Mm-mm. Cebu.
probinsya. Ang nangyari doon, worst talaga kasi buti na lang, yun ang maganda eh. Merong bawat bagay, bawat incident, event, merong buti na lang eh. Laging, ang ganda nung ganun eh, yung laging merong buti na lang, di ba? Yung buti na lang na yun, ang ganda kasi yung Cebu, ano to, de, kinuha kami ron. Tinanong ako ng, Mike, ano ba ang mga technical rider? Alam nyo na yun, di ba? Technical. O, sabihin, lahat ng instrumento kailangan. Kung ano mga kailangan. Mga pagkain. Lahat, di ba? So, sabi ko, instrumento, pagdating sa drums, dalawa. Dalawang drums. Sabi sa iba, sir, bakit dalawang drums? Dalawa drummer nyo? Kala ko si Pepe lang. Hindi. Kailangan dalawa. Bakit? Hindi ko na lang sasabihin sa'yo, sabi ko. Panuorin mo na lang. Baka sabihin ko sa'yo, hindi ko maniwala. Ano yun? Hindi nga. Panuorin mo na lang. Manood ka na lang pagdating ng concert. Dalawang drum set. Eh, dalawang drummer. Diba? ito na bakit dalawa? Ah, ito. Pagdating namin sa Cebu, wow. Motorcade. Di daming mga sasakyan, mga lobo, wow. Bigla ka mong tumig. Kasi nauna sa sasakyan si Pepe. Unang-una siya. Biglang tumigil ka mo yung sasakyan. Doon sa tindahan. Anong tindahan? Pagtingin mo, pharmacy, butika. Butika? Alam mo na. Alam mo na ang gagawin. Di ba? Titingin ka ba naman na, ano, bibili ka ng kurtal? Bibili ka. Kalokohan yun. Kalokohan yun. Di ba? Ito na. Gumpisa na yung sinasabi ko. Ito mira. Paglabas, grabe. Kita namin, no? Lukdo-lukdo, dalawang karton. Hindi ko na nasasabihin ko noon. Basta't alam nyo na yun. Di ba? Dalawang box. Dalawang box, bro. No? Lalaki ng box, eh. Di. Hindi mo na tumuloy sa ano, sa concert place, ano, sa venue. Hotel mo na, hotel. Kasi maaga pa eh. Mga alauna lang. Alas 8 pa ang tugtugan. Di sa hotel, kanya-kanya. Sa hotel pa lang, wow. Wala nang laman ang karton. Dalawa yun, sir, di ba? Dalawang karton yun, di ba? Wala nang laman ang karton. At hindi, wala nang laman. Oh, ito na. Susuray-suray na yung ano, yung sabit natin. wala. Nakita mo na. Kausap ko yung promoter, katabi ko, sabi, oh, nakita mo na. Ha? Paano tutugtog yan? Manood ka, sabi ko, sir. Ayoko magsinungaling. Manood ka. Di, inantay. Pagdating ng concert, bilang. Bilang na. Dahil, 1, 2, 3. Wow. Una, nakapalo siya. Wow. Nakapalo. Ganda. Sumasabay. Dalawa sila. Ganda ng tugtugan. Kalagitnaan. Di, kumakanta. Ako kumakanta. Wala akong naririnig. Isa na lang drum. Isang drum na lang ito. Pagtingin ko, wow, tulog. Tulog. As in, tulog. Wow, wala talagang sound. Tulog. Si Edmund lang tumitira. Wow, ang tingin ito. Nakita mo na. Sabi ko sa tumutok. Nakita mo na. Yan ang ibig kong sabihin.
Kung ba't kailangan ng dalawa? Kaya pala dalawang drum kasi yung isa may dalawang back. Hindi pa tapos. Ito maganda. Itong pinali. No? Di, no, hindi na siya nakatungtog. Tulog na, di ba? Tulog na. Di, wala na mga tao. Tapos na ang concert eh. Nag-alisan yung mga tao. Wala ng tao. Wala na ang tao. Kami na lang. Nagliligpit na. Nag-aano ng mga chords. Ganun na ng kuntuhan. Wala ng tao. Bumising. Wow, nagising. Pag-gising niya. Pag-gising niya. Alam mo sabi? Bro. Pare. Anong susunod na tugtog? Sabi ko. Pare. Wala ng tao. Mag-alisa na. Tapos na yung concert. Isa lang yan sa marami, sir. Isa lang yan sa marami. Napakarami yan. Ang dami yan. Ang saya. Ang saya, bro, ng Juan de la Cruz. Ang saya. Ang ganda. Nakatuwa talaga mo. Bueno, Juan de la Cruz. Kaya wala na dalawang summer, no? Walang ganyan. Walang ganyan ngayon. Walang ganyan. Wala. Kami lang. Juan de la Cruz lang. Re-request ka ako kay Kuya Chard ng ano, dalawang bass amp para pag nalasing. Hindi, siguro magkakaroon ngayon. Alam mo kung ano, ilan? Tatlo naman ang drama. Tatlong drummer yan. Siguro may lalabas yan. Tatlo, bro. Tapos ang mangyayari dyan, yung tatlong yun, tulog lahat yun. Yun lang. Tulog lahat yung tatlong yun. Tulog lahat. Okay. Ayun po. Ay, ito naman po, ano, sir... Sir Mike, ito po, sobrang na-excite po kami dito. Katuwaan lang naman po ito. Familiar po kayo dun sa ano po, yung parang fast talk po ni Boy Abunda po. Bad talk ni Boy Abunda? Ano po, fast talk po? Hindi, kasi po. Pagdating sa mga ganyan, iniiwasan namin yan, iniiwasan ko yan. Kasi, ano yan eh, bro, sir, ma'am, ang tawag dyan, Marites. Ayaw mo na pinumaris kita. Ayaw mo. Pero ano po, ito naman po sir, ano lang po ito. Ha? Ito naman po sir, ano lang po. Katawaan lang naman po ito. At saka tungkol sa inyo po ito. Tungkol po. Ayun. Ito po, sisimulan ko po sir. Sino po yung una nyo pong naging kaklose? Si Sir Wally po ba or si Sir Pepe? Unang ano? Close. Unang naging kaklose po. Ah, close. Oh, si, ang close ko talaga si Pepe. Pepe. Oh no, okay si Wally. Dami yung lang ang sinasabing bad sa kanya. Okay si Wally. Kaya lang, ang kay Wally naman, masyadong tahimik yun. Walang ano eh. Walang mga event, walang mga pangyayari, mga phenomena, natawag. Wala. Basta kay Pepe, meron palagi. Palaging meron. Asa yung buhay mo, pagka si Pepe yung kasama mo. Nako, lahat ng klase. Nakakatakot, nakakatawa, masaya, kantahan. Merong mga incident, madalas noon, nakakatakot. Magmula lalo na nung nawala na sila. Si Wally na. Kaya lumabas yung album na kahit anong mangyari. Dahil pinagawa sa akin ni Victor Rosario yung album, wala sila. Si Pepe, nandun sa Iloilo, sa Bacolod. Si Wally, nasa Olonga po, may pwesto. Eh, gusto ni Victor Rosario magawa ulit ang album, ang Juan de la Cruz. O, walang problema. Habi, ako. Ayun. Kaya yung album na yun, lahat yun, ako na sumulat. Pero kailangan ko naman ipakanta sa kila Pepe. Eh si Wally hindi naman kumakanta. So dalawa kami doon sa album na yun. Pinakanta ko sa kanya kasi wala na eh. Wala nang time para mag-compose. At saka si Pepe, hindi, alam ko eh, kilala ko yan. Hindi yung pwedeng gumawa ng
ng album na matagalan. Gusto niya, mabilisan. Mabilisan? Oo, kung yun na yun, yun na yun. Ganon si Pepe. Okay? Yun, ako. Ayun, pwede. Kaya ang nangyari doon sa album na yun, ako na lang sumulat. Tapos, ayun, pinagitara ko separate. Siyempre, yung gitara na si Wally na. Tapos, ganda po yun. Yung ano, yung kahit anong mangyari po, no? Sobrang solid po nun. Ganda po nun, eh. Solid yun. Solid yung album na yun. Solid talaga yun. Divisoria. Wow. Lalo na yung Divisoria. Project. Oh. Grabe. Tindi nun. Antik din yung mga piyesa. Opo. Oh, grabe. Favorite din namin yun po talaga, eh. Ayun, Kuya Dave. Oh. Ito po, since nasagot nyo na yung mga ibang tanong, tatanong ko na lang po. Sino po yung pinaka-antukin? Pinaka-antukin po sa inyo. Sa... Antukin? Antukin. Opo. Antukin. Yung masandal. Palagay ko wala. Wala po. Wala ang token, oh. Wala ang token. Kasi, hyper lahat eh. Lahat hyper. Hyper. Hyper lahat. Sa sobrang hyper nga, hindi mo nga makausap. Gusto mo kausapin? Gusto mo kausapin? Hindi mo pwede makausap. Ganun na siya, ha? Okay. Sige ba? Sige ba? Sige, kita tayo. Ayan, ito naman. Ha? Ito naman po, sino naman po ang pinakamalakas po kumain sa inyo? Ah, ako yun. Pagdating sa kain na. Ako yun. Ako matakaw sa lahat. Nakakailang kanin po kayo, sir? Ah, wala akong kanin. Hindi ako makain kanin. Ah, okay po. Everything. Tagal na akong hindi kumakain kanin. Nung bata ako, makain ako. Pwede. Pero ngayon, rana. Ayoko na ng kanin. Oh, nakakasira. Nakakasira sa katawan. Ayaw ko sa inyo. Pero basta ako, walang kanin. Walang kanin. Yeah. Oo. Oh. Lalo na ba? Lalo ba? Ha? Ayan. Lalo na baboy? Lalo na baboy? Hindi ako makain. Ayoko. Kasi, alam mo, prinsipyo ko dyan, meron mo kakain ka ng kanin, tapos kakain ka ng baboy, anong tawag doon? Kumakain ka ng? Kanin baboy. Tama mo, tama mo. Diba? Ano ba kinakain mo? Di ka kanin baboy. Kaya yeah, ayoko na ngayon. Hanggang makain ayoko. Sir, nung panahon niyo po sa Juan de la Cruz, sino po yung mabilis malasing? Mabilis. Malasing. Malasing. Well, masasabi ko, wala akong matandaan eh, na siguro ako. Ako kasi naalala ko ako. Nalasing ako dahil napainom ako. Tapos hindi ko napigilan. So, nalasing ako. Pero pag akit ko sa States, nagtataka rin ako. Ba't ako nakakanta? Pero bago umakit sa States, inaakay ako. Ganun ka professional po, no? Pero nagtataka yung mga tao, ba't nakakanta pa yun? Nakakanta, meron mo tuwid yung kanta, ha? Pero pagkatapos ng kanta, wala, inaakay na naman ako. Hindi na ako, ginawa pa kailangan. Yun. Ako yun. Kasi si Pepe, hindi naman nalalasing. Nalalasing din yan, pero iba yung lasing niya, hindi naman lasing yun. Eh. Bangag lang tayo. Bangag lang. Ganun lang. Tama naman. Yun. Okay, na po. Ayun, ito naman po. Sino naman po ang pinakagalante? Ha? Sino po ang pinakagalante po? Yung madalas po naglalabas ng pera lagi sa inyo pong tatlo? Para
bayad sa pagkain, gano'n? Yung mga gano'n po, apa. Ang madalas kasi sa amin, may mga nag-iimbita, sila nagbabayad. Hindi kami. Ah. Oh, madalas sila ng babae, kaya wala akong matandaan na kami, umuhugot. Wala, bayad na eh. Bayad na. Bayad na, no? Oo. Ayun. Ito po, sir. Hindi ko alam paano ko ito, hindi ko po alam paano itatanong to eh, pero sino po yung pinaka adventurous? Adventurous. Adventurous. Ah, pagdating sa bagay na yan, ako yun. Ay, ko na po. Kasi ako lang ang nakarating sa ibang bangga, gaya ng London. Nakarating na ako sa Canada, South America, Jamaica, yung mga ganun. Uy, Jamaica! Gusto ko yun, Jamaica. Pero mo yung mga reggae doon. Doon ko narinig talaga yung mga original na reggae. Wow! Ang tindi pala nun. Iba talaga yung origin pagka yung pinanggalingan talaga. Kung si Bob Marley, okay, kasama siya roon sa discovery ng origin ng reggae. Pero meron pa talagang ibang beat na reggae. Oh, ibang beat. Iba. Merong mga halong ano eh, halong jazz, halong Latin na reggae, jazz, reggae, Latin, reggae. Ibang klase eh. Ibang bilang. Wow. Matitindi. Matindi na yan si Bob Marley. Pero sample lang yan. Example lang yan. Pero pag nakarating kayo doon, marami kayong malalaman, madidiscovery, maintindihan. Okay? Pero sa atin yun, yung ang reggae sa atin, hindi lang alam ng mga tao, hindi alam ng mga musikero na ito talaga ang pupwede sa atin. Alam mo rock and roll, hindi naman talaga pwedeng hindi tatagal yan. Kasi ang rock and roll, ang origin talaga niyan, itim eh, black, blues, nung galing yan. Tapos binilisan ni Chuck Berry, yon kaya naging rock and roll. Pero ang matindi dyan, pag yung pumunta kayo sa Jamaica, makikita nyo na may pusong Pinoy, bro. Hindi nyo alam na si Bob Marley nagpunta sa Bicol. Wow. Oh, hindi nyo alam yun. Hindi po. Kinanta niya ang Sarumbanggi in reggae. Wow. Ang tindi niyan. Yan ang pagkatunan dapat ng mga musikero dito ngayon. Ngayon, dapat nakatutok yan sa reggae. Meron nga ang may isang banda na kinopi yung kanta ko, yung No Touch ba yun? No Touch. Aba. Ginawang reggae. Wow, ang ganda. Ang ganda, sabi ko sa'yo. Ginawang reggae. Ang ganda. Gawin yung reggae yan. Yung mga kanta ko, pwedeng reggae. Panahon. Narinig nyo na yung Panahon. Ibang version, di ba? Merong banda, tumira niya, Panahon. Reggae. Ang ganda rin. Ang ganda. Yan ang pwede sa atin dito, reggae. Reggae po, no? Mm-mm. Yes, reggae. Reggae. Makinig po yun ang mga reggae. Ang daming reggae. Ayun. Sobrang ano po yun, trivia po sa amin yun, yung binanggit niyo po yung kay Bob Marley na pumunta po ng Bicol. Trivia po yun, sobrang grabe po. Nagulat po kami doon na yung nabanggit niyo po kanina na pumunta po si Bob Marley sa Bicol. Nagulat po kami doon. Trivia po sa akin. Nakita ko yun sa YouTube ko lang nakita eh. Siya mismo, nag-concert doon sa Bicol. Di alam ng mga tao yun. Mm-hmm. At ang opening niya, Sarumbanggi. Wow. Salitang Bicol. Wow, ang tindi. Ang sarap. Ang sarap pakinggan. Opo. Ayun, ito po sir. 'Di ba kanina napag-usapan natin yung pagiging makulit, 'di ba, nung time nung kabataan niyo po. At saka 'di ba nabanggit niyo po
kanina na hyper kayo eh. Hyper kayo ng grupo okay. ng Juan de la Cruz. Pero sino po yung pinakamakulit po talaga? Oh, Pepe. Oh, Pepe. Yung salitan ko yun. Yung Juan de la Cruz na? Opo. Oh, wala. Pepe talaga. Grabe yan si Pepe. Walang mananalo dyan sa kakulitan. Ang tindi niyang kakulitan. Sobrang kulit na. Pero yung kulit niya naman, okay. Okay. Hindi ka makukulitan. Hindi ka maiinis. Hindi ka maiinip. Okay. Hindi ka mabobor. Walang boring dyan. Kay Pepe, walang boring. Okay? No dull moments. Sobrang sarap kasama po ni Sir Pepe. Ano? Ayun po, makwento ko lang din po, sir. Kasi nakasama ko rin po si Sir Pepe po dati. Nung nagkaroon po ng rock bus tour po yung RJ, pumunta po kami sa factory ng yung pagawaan po ng gitara doon sa RJ po. Kasama namin okay. si Sir Pepe. Saka naka-jump po namin na rin. Naka-jump ko po si Sir Pepe doon. Dinugtog namin yung ano, yung beep-beep. Na-jump po namin okay. yun. Sobrang ulit po. Sobrang saya lang po kasama ni Sir Pepe. Sobrang saya talaga. Grabe yan. Nantindi. Walang tatapat yan. Nantindi yan. Yeah, sobrang. Mahirap ako. Kakwento ko pa lahat. Ako po. Ang dami na. Madami po, no? Sobrang. Ito po, Sir Mike. Question ko lang po. Meron po ba kayong naging kaibigan sa music industry bukod sa kila Sir Pepe at Sir Wally? Meron po ba kayo naging kaibigan? Nakaklose nyo pa rin po until now? Meron ano? Alin? Meron po ba kayong mga kaibigan na sa music industry din po na other than Sir Pepe and Sir Wally na up until now ay nakakausap nyo pa? Yung hanggang ngayon kaibigan nyo pa rin po. Opo. Yung kanta na kaibigan ngayon? Ay, ano po? Yung ano po? Yung naging ano po? Yung parang naging, pinaka naging kaibigan nyo po bukod kila Sir Pepe at saka kay Sir Wally po na kaklose nyo pa rin po hanggang ngayon. Musikero? Musikero? Opo, musikero. Opo. Dito sa Pilipinas? Opo, opo. Okay. Hindi ko maaninag ng gusto. Kasi ang pinaka-close ko lang sa tugtugan, sa music, si Pepe. Outside of that, ang naging close ko, marami sa musikero. Si Pep De Castro. Yan, naging close Sir ko yan. Perp. Si Pep De Castro. River Maya. River Maya, nakasama. Ang tagal namin nagkasama niyan, tugtugan. Kasama ko sa tugtugan yan. Okay? Tapos si Don De Ledesma. Si Don De Ledesma, naging kasama ko rin yan. Ako rin na nagturo sa kanya. Tinuruan ko rin yan. Tapos, nauna nga siyang nawala, no? Na pumanaw. So, maraming pwede. Kilala niyo ba si Norman Ferrer, si Troop? Kilala niyo? Yan mga close ko si Wawi Posadas, kilala niyo? Ha? Wawi, parang nangyayos namin dati po. Opo. 19 East. Alam niyo yung 19 East, di ba? Opo. Tumugtog po kami doon dati po. Oh, yun ang mayari si Wawi Posadas. Okay. Yun ang mayari si Wawi. Musikero din yun, keyboard. Oh, naging close ko rin yan. Oh, sino pa? Si Lord De Vera. Tsaka si Lord. Francis De Vera ng Sago. Sago. Yes. Yeah. Pamangkin po yun eh. Pamangkin po. Pamangkin niyo po, sir? Pamangkin ko yun. Pamangkin ko. Anak ng kapatid ko yan eh. Kaya po pala. Si Lord De Vera, pamangkin ko yan. Opo, si Lord De Vera, opo. Idol namin yun po. Lord, yeah. Lord, kung nanonood ko, Lord. Oo, ang dami. Ang dami mga musikero.
iba pumanaw na, iba nandiyan pa rin, pero matanda na, yung mga ganun. Pag nagkita kami, masaya. Minsan, hindi naman maalala yung mga iba kasi tanda na, di ba? Opo. Yun. So, pagdating dyan sa bagay na yan, marami kong naging close na musikero. Lalo na si Myong Pakana. Myong Pakana, bahista ng Apo Hiking Society. Ooh. Bahista. Oo. Well, naging close ko rin yan si Jim Paredes. Naging close ko rin yan si Danny Javier. Kababayan ko yan. So, pareho kami ng language. Bisaya kami pareho. So, pag nagkikita kami, very close ang aming bonding namin. So, yung mga ganyan, marami. Pero sa mga bata, ang pinaka malapit lang sa akin si Perp de Castro ng River Maya. Yun lang. Sa mga bata, kasi yung iba hindi na eh. Hindi ko na close na mabuti. So ibang landas nila eh. So, okay lang, di ba? Yung mga ganun. So, meron pang mga ibang mga musikero na gustong lumabas sa isipan ko, pero hindi, medyo nahirapan eh. Madami akong naging close na musikero. Madami. Yun, yeah. No? Opo. At saka, yun po, Sir Mike, pakikamusta po kami kila, kay Sir Lord De Vera po. Yan, idol po namin yan, eh. idol po Lord. Oo, siyempre. Alam ba yung magkapatid na yan, si Lord De Vera, Sir Francis? Ha? Opo. Hindi ko makalimutan, sila ang roadie ko bago kong dating, galing Amerika. Roadie. Hindi pala sila Francis, wala. Yan ang nag-asikaso sa akin sa mga instrumento ko. Mga pedal, mga gitara, mga tono, mga ganon. Sila. Dalawang magkapatid na yun. Sila palagi yung kasama. Yes, okay? Grabe. Pero ayun, Sir Mike, sobrang dami po naming natutunan po sa inyo. Tapos yun, yung last na binanggit nyo po na na-discover namin. Sila Sir Lord De Vera, pati Sir Francis, naging roadie nyo po. So, grabe, sobrang dami po namin natutunan po sa inyo, sir. Thank you so much. Kukunti pa yan. Kunti lang yun. So, marami pa. San Katerba pa yan. sana po may part 2 to. Sana may part 2. Yes, oo. Sana po. Kulang ang isa. Diwali, sir. Sana may part 2 po. Sana may part 2 po tayo. Makakwentuhan po namin kayo. Ang dami pa. Personal po, sana. Makakwentuhan din po namin kayo. Yes, walang problema. Okay lang. Okay. Ayun. So, Sir Mike, thank you so much po sa time po ninyo dito sa Chill Outro po. Sobrang thankful po kami. Sobrang thankful po kami na pumayag po kayo dito. At makasama po namin kayo, mapanood po kayo ng mga viewers po namin dito sa show. Sobrang hindi po namin makakalimutan tong experience po na to. Okay? So thank you so much. Saan kayo tumutugtog? Square One. Saan kayo tumutugtog? Iba-iba po, sir. Tumutugtog din po kami sa mga probinsya po. Tumutugtog po kami sa mga big events like nung last week po, tumugtog po kami dito sa Mandaluyong po. Talagang libo-libo po yung mga tao. Tapos, nagbabar gigs din po kami. Nagwi-wish din po kami. Nag-radio po kami. Tapos, nag-TV din po kami. Showtime. Mga ganun po. Sino yung mga influensya nyo sa musikero, sa musika? Ayun, syempre, unang-una na po, syempre, Juan de la Cruz po talaga. Tsaka tinutugtog din po namin lagi yung BP po eh. Part po lagi ng lineup po namin yon. Sa local po, mga favorite din po namin talaga. Yan, River Maya, Eraserheads, Parokya ni Edgar po, mga ganun po. Okay. Very good. Tuloy niyan. Sana makapag-contact po kami sa inyo. Sa mga gigs po ninyo, sana makapag-contact po kami. Oo, sa Sabado, meron ako.
Dito lang sa Butong sa Makati. Makati, yun. Sa Makati. Pwede po dito lang, Jeffrey, sa Butong, pumunta kayo. Sige po. Sige po, sir. Malapit ba kayo sa Makati? Malapit kayo sa Makati? Sir, nagamandaluyong lang po kami. Opo. Oo, Sabado, maingay na. Marami nang manunood. Grabe. Punta kami kanina. Puno na. Ubus na yung ticket. Ubus na yung ticket. Ubus na yung ticket. Na. Naku, paano po kami makakapunta niyan? Ay, hindi. Meron mang bintana. Eh. Ayan, oo. Sabagay. Ito bintana na lang. Opo, pero sir, pag may mga ano po kayo, yung bukod po yung dito sa Makati, yung pag meron po kayo mga upcoming na gigs po, kung pwede po, kung pwede nyo po kaming isama ng Square One, sobrang willing po kami na pwede. Sumama po. Pwede. I-recommend ko, mag-open kayo. Pwede. Yes po. Thank you po, sir. Okay. You know, game na game po kami dyan po. Yeah, opo. I-recommend ko. Open kayo. Okay? Yeah. Opening. Okay, open ko. Yes po, sir. Thank you po. Thank you so much po. Yes po, sir. Thank you so much po. Rock and roll. Yan, guys. Kung kailangan kung yung parang talagang epitome ng rock and roll dito sa Pilipinas, yan. Sir Mike, yes. Hanong. Salamat. Thank you. Thank you po, sir. Thank you po, sir Mike. Bye-bye po. Salamat. Thank you. Good night, sir. Good night, po. Yun, no? Grabe. Na speechless tayo, no? Oo, speechless ako hanggang ngayon, eh. Oo. Ayun, guys. Grabe. Sobrang solid. Thank you so much kay Sir Mike Hanopol for guesting dito sa Chill Outro. Sa opportunity na ma-interview natin si Sir Mike, grabe. Once in a lifetime lang to. Oo. Alam mo, Kyle? Oo. Kanina hindi ko yung na-expect eh. Before siya sumalang, hindi ko yung na-expect eh. Alam ko, mindset ko nasa, okay, may guest kami, si Sir Mike, oo, pero gato siya eh. Pero nung nakausap na natin siya, nakakwentuhan natin siya, grabe yung na-overwhelm ako eh. Yung aura niya, rock and roll, man! parang kung halimbawa kung hindi tayo nag-i-interview dito, ultimong tayo talagang gusto nating panoorin lang, no? Nagsasalita si Sister Mike, no? Yung hinahayaan ko na lang siya eh. Sige, sabihin mo. Rock and roll, man! Ang sarap eh. Ang sarap kawintuhan ni Sir eh. Sobrang solid. At ayun guys, kanina nakakapagsalita pa kami ng maayos eh. Nakakapagtanong pa kami ng maayos. Ngayon na, nung nakapagbabay kami, parang ngayon nag-sync in na, shit, si Sir Mike yung kausap natin, di ba? Humingi ako ng dispensa sa mga nasa comment section. Gusto niyo ng pabati. Una sa lahat, yung daddy ni Joanne, si Daddy Larry. Sorry, hindi ko nabasa yung comment section niyo. Ano ko gusto niyo pabati kay Sir Mike? Kasi kapit-bahay nila dati sa Kames yan eh. Sila Sir Mike eh. Oo, sayang. Hindi nabanggit pala. Oo, pero okay lang. Sorry talaga kasi kahit kami na-overwhelm kami, hindi namin alam gagawin. At saka may hasikasuin din kasi si Sir Mike eh. Kaya, kaya medyo tight lang din yung schedule. Pero at least, di ba, na-interview natin si Sir Mike. Parang ang haba na natin nakausap si Sir Mike kahit medyo konting oras lang yun, pero parang ang dami na nating nalaman. Marami pa tayong dapat pala malaman, no? Parang sa dami ng sharing niya, kulang pa yun eh. Oo. Nag-sink in. Pero yun, guys, ayun sa mga viewers natin dyan. Ayan, shoutout sa inyo. Thank you so much sa... Ay nga ako ng... Sa interview namin with Sir Mike Hanopol. Grabe. Sobrang once in a lifetime opportunity lang yun talaga. Tsaka sobrang treasure talaga namin yun. Grabe. Yung eto guys, yung sinasabi namin sa inyo na parang di na kami makapagsalita. Na talaga. Sobrang nakaka-overwhelm. Grabe.
Grabe, guys. Sobrang solid. Sobrang solid talaga. Parang hindi ko ma-process kung ano eh. Yung paano yung paano yung dapat yung emotions mo habang kausap siya? Yung kailangan compose ka lang. Oo. Tapos magbibigay siya ng sharing na kakaiba. Oo. Yung mag- may ganun eh. May wow moment ka sa lahat ng sinasabi niya eh. Oo. At saka talagang ano eh, no? Talagang yung sinasabi ni Sir Mike, yung bawat sinasabi niya, talagang agree ka eh, no? Yung sobrang, sobrang may laman talaga yung sinasabi lagi ni Sir Mike talaga. Yung gustong gusto mo talagang i-absorb lahat ng sinasabi niya. So, sobrang solid, grabe. Paalala lang sa mga manonood, meron po tayong assignment mula kay Sir Mike Hanopol. Ang Pilipino. Yan. Ano ang Pilipino? Tama, tama. Ayun, ito, simulan na natin, syempre, shoutout na muna tayo. Shoutout muna tayo. Bago natin pasalamatan ulit yung mga sponsors natin, yan, shoutout muna tayo. Ayun, kanina nung during nung interview, ayan, shoutout muna natin. Ito pala, unahin muna natin, syempre, Vultures Project. Yan, oh. Ayun, no, Sir Project. And then, JC, shoutout sa buong Vultures Project TVP. Ayun, oh. Kamusta po kayo? Ano, sana magkasabay na tayo ulit sa mga gigs. Sana mag-meet na talaga tayo na yung Square One pati Vultures. Sana, ano yan, looking forward kami dyan. Ha? JC, dayo ka sa, ano, sa Manda, kahit tayo donut. Donut, eh, no? Ayun, ito pala, yun, no, shoutout din pala natin. Ito, si Ma'am Vanessa Olarte Gonzaga dating nag-work sa Showtime, si Ma'am Vanessa. Ngayon, sa TV5 na, si Ma'am Vanessa. Ma'am Vanessa, shoutout po! Thank you so much sa pag-watch po ninyo dito sa Chill Outro. Ayun, kanina. Ayun, for sure, nakasama na po. Napanood nyo po yung interview namin with Sir Mike Hanopol. Grabe, yes, overwhelmed po kami. Starstruck po kami. May dead air, no? May dead air tayo pagkatapos. Yung tuloy-tuloy tayo nung buong interview, pati nung intro natin. Pero nung pagkatapos, nung nagbabay tayo kay Sir Mike, biglang, whew. Kailangan huminga. ito, Kuya Dave, para ganahan ulit tayo. Ito, ayan o. Sabi ni Kuya Kent to. Oy, Kent, ikaw magpapadonat. Wala pa akong sweldo. Pati sabi si Kuya PJ, ayun o, donut daw. PJ, padonut ka naman. Pagdamos, susunod na practice, ha? Oh, Kuya PJ, shoutout sa'yo dyan, o. Ayun o. Ayun o, ito, sabi ni Kuya Dingkoy, o. Galing nyo mga EXO, nag-enjoy talaga si Idol Sir Mike sa interview. Nako, so, ano po, kung alam nyo lang, Sir Dingkoy, sobrang grabing, hindi talaga namin ano, in-expect na, kasi tama si ano, sobrang agree ako dun sa sinabi ni Kuya David kanina nung pagkatapos na alam natin si Sir Mike yung i-interviewin natin at saka special yung episode na to. Pero yung na-interview mo na talaga, yun talagang tinatanong mo na, tapos sobrang andami ng kwento na binibigay ni Sir Mike, makulit, tapos meron talaga tayong nalaman tungkol sa music pa. Sobrang grabe talaga. Oh. Special mention si Bu. Oh. And special mention si Bu, Sir Dingkoy. Oo. Jump yung kaya yung ano, yung dalawa yung drums pero isa na lang yung drummer. dalawang karton na ubo sa hotel pa lang. Oh. Oo, sa hotel pa lang. Heavy. Opo. At saka ito, yun, ito pala, sabi ni Ate Francine, no, ayun, no, hopefully ma-meet kita in person, Kyle, and makapagpapirma. Papatats ko pirma mo. Nako, wait na. Ito, disclaimer, Ate Francine. G ako dyan, yung papatats mo yung pirma ko. At saka syempre, yung mag-meet tayo, makapagpapicture tayo, makapagkwikwentuhan. Pero, yung dun sa ipatats po, at saka yung sa pirma, medyo ayusin ko po muna yung pirma ko. Wala pa po kong permanent eh. Lagay mo lang, Kyle. Lagay mo, Kyle, pero malaki para back piece. Ay, hindi. Alam ko na, Ate Tricia. Ay, ano, Ate Francine. Gagawin ko na lang. Hindi na pirma ko. I mean,
pwede bibigay ko sa iyo yung pirma mo, pero magse-sketch na lang ako ng Square One. Ng yung bagong logo ng Square One. Isa-sketch ko na lang. Tapos yun na lang yung patats mo. Basta wag yung pirma ko, promise. ano ba pirma mo? Mas malala sa akin? Hindi ko pa kasi, nakita yun sa'yo eh. Pero basta ang pangit nung sa akin. Para sa akin kasi tatlong stroke lang eh. 1, 2, 3. Parang ganun lang stroke sa akin. Kuya, okay pa nga yun eh. Sa akin buong pangalan tapos ang pangit pa ng sulat eh. Parang, ano, pag okay na yung pirma ko, tsaka ako ibibigay. Yun. Akin nga yung ballpen ko, papakita okay ko. Pero ayun, Ate Trisha, sige, G tayo dyan kung ipapatats mo. Yun. Ano. Ayun, pero syempre, thank you so much sa support niyo. Ayun. Yes. Ito, sabi ng Vultures Project, ko, nila ko yung JC, pumunta na kayo dito sa bahay, jam na. Ayun, tayo nga pala, may studio na rin dyan sila, no? Sila kuya JC. So, pag kayo yung nagawi ng Mandaluyong, jam tayo dito. Pag kami yung nagawi po ulit dyan sa Valenzuela, yan, kami na mandadayo dyan. Oo, dayo dyan. Sayang nung nasa Wish yan, nakausap ko yan si kuya JC, sabi niya punta tayo dun sa bahay nila. Kaso, walang time eh, dahil nung pagpunta namin, halos sumalang na rin po kami agad. Tapos nung pagkatapos naman namin tumugtog, medyo bumounce na rin kami agad dahil traffic eh. So traffic talaga ng dato. Pero soon, mga lods. Soon yan, ano natin. Set natin yan, makapag-jamming tayo ng Vultures. Pati sa gig, yun, sana magkasabay sa gig. Sama tayo sa gig, ano. Sana makasama tayo yung TVP. Para... Yes, so... Ayun, si Tito Lucio, kanina nakikita ko nagko-comment eh. So, Tito Lucio, thank you so much sa support po ninyo lagi sa Square One. Sobrang na-appreciate namin yun. At saka, ano, pag may gig kami dyan sa South, balitaan po namin kayo. Ayun o, ito, ang dami rin mga comments dito eh. Ayun, sino ba? Ito, ayan. Ito kaya Dave. Oh, si Dean Hernando. Yes, siya po yung the last one natin. Tama, yes, tama ka doon. Hello sa'yo, shoutout sa'yo, Dean. Sana nag-enjoy ka sa episode namin. Kat kami rin. Eli! Yan. Ano yan, inaanak ko yan. Eli, kamusta ka? Be a good boy. At yung pagmamotor mo hanggang compound lang ha, huwag kang lalagpas sa A. Rodriguez. Bata ka pa, Diyos ko. Pinagalitan online. Oh, mas magaling pang magmotor sa akin yan eh. Oh, hindi, mas magaling sa iyo, dapat hayaan mo na. Oh, si Ayun. Ayun pala, syempre, speaking of ayun, yung nga 'di ba, yung pamangkin mo Eli. Ayun naman, syempre, gusto ko rin pasalamatan si Sir Eli, yung nag-a-assist kay Sir Mike. So, thank you so much po. Ayun, siya yung nakausap natin para dito sa interview na 'to. So, Sir Eli, ayun sa mga kasama ni Sir Mike po diyan, thank you so much. At syempre, kay Sir Mike mismo. Thank you so much po. Ayun o, ayun. Shoutout din kay Irish May Polio. Ayun o. Oh my G. Oh my G. Let's go. Ayun o, grabe. Hanggang ngayon, medyo, speechless. Ano? Hanggang ngayon, speechless kami. Oo, medyo, hindi ko pa alam na, Ayun. Pero ayun, syempre, ayun, bago natin tapusin dahil hindi na tayo makapagsalita ng maayos dito. Ito, alam na natin 'to eh. So, ayun, syempre, lastly bago natin i-end yung show, pasalamatan po ulit natin yung mga sponsors namin dito sa Chill Out Rot ng Square One. Unang-una na diyan, syempre, ang M-Babe. Yan, M-Babe. Yan. Ayun, kanina guys, pinakita namin yung mga products. At syempre, sa Rimshot Drumsticks. Hindi ko pala napapakita. Ito pala yung sa M-Babe. Yan, ito ulit. M-Babe. Yan. Meron silang Facebook page. M-Babe/Q-Babe. Official group. Like nyo yan. At saka ito yan. Sa Rimshot Drumsticks. Available na rin siya. Sa Shopee at Lazada. At meron din silang website. rimshotph.com/shop. So, check nyo na yan. Pati Jaguar. Yan, ito Jaguar. Yun, no? Tapos, at syempre, Jolly Music, maraming salamat po sa pag-provide sa amin ng J-Craft Guitars. Thank you so much. At available po sila sa Shopee, Lazada, at sa jollymusic.com.ph. Yan. Let's go.
Yo. So, at syempre, thank you so much din po sa RDMR Cafe. Ayan, yes. Oh. Yan. Ayun, kalasag pala. Ayan, syempre. Pero ayan, syempre, shoutout kay Ma'am Rofi. Ayan, at syempre, mga kaibigan natin dyan sa Negros. Shoutout po. Ito, kalasag gig bags. Yan, kalasag gig bags. Ayan, syempre, thank you so much kay Sir Carlo Kayabyab ng kalasag gig bags po sa support sa Square One. At ayan po, yung mga Facebook and Instagram account po ng kalasag gig bags. If you wanna check out their customized gig bags or gusto nyo magpagawa po sa kanila, go check it out po. At saka ito, syempre, yung bagong sponsor natin, R Corner PH Custom Guitar Picks. Yo! Abangan nyo yan, guys. Abangan nyo yan. Abangan nyo yan. So, syempre, R Corner, thank you so much sa support nyo sa Square One. Ayun, pakita ulit natin yung video dahil ito yung first episode na na pinapasalamatan natin at pinifeature natin yung R Corner. So, ito yung video. Yon! Air Corner PH Guitar Custom Guitar Picks. Check nyo yan, guys. At saka, yes. Ayan, meron po sila sa Facebook at meron din po sila sa Shopee. So, go check it out, guys. Dami tagamitin si Jayco yan. Yung alin kaya? Dami tagamitin Jayco yung pick na yan, kung sakali. Oo. Sasabi ko yung necklace niya. Oo. Ayan, at saka... Ayan guys, yung mga physical na pics yung mapapakita namin sa inyo soon. Abangan nyo. Next week, abangan nyo. Next week, ayan, yes. Next week, let's go. Darating nyo next week. Let's go. Ay, naka-case. Ayan, kita ata dito sa picture. Ayan, may case siya. So, wait natin. Excited na tayo dyan. Ayan, at saka ito, shoutout din pala sa kay Agnes Gan Irisari. Ayan, oh, beauty products. Ayun, so shout out po Ma'am Agnes at shout out din kay Ma'am Rofi syempre. Thank you so much po. RDMR Cafe, pati yung sinamak. Try niyo 'yon, guys. Sobrang the best. Speaking of beauty product, babatiin ko sana yung future company ko pero next time na. Next time na. Stay tuned. Stay tuned. Gaganon na ako sa camera. Ayun, at saka syempre ito, lastly, thank you so much din sa The Orchard for distributing our latest single, Windang. Ayun. At ayun, at guys, available na siya on Spotify. Sa Apple Music. Ayun, sa Deezer. Sa Amazon Music. Sa SoundCloud at so... At sa Tidal. Let's go. Thank you so much. Guys, go check out Windang. Stream nyo na yan. Ayan yung mga nabanggit namin na music platforms. Available na rin po yan sa YouTube. Yung lyric video namin. Yun. Check nyo yan, guys. Ayun. At saka ito, syempre guys, kung gusto nyong i-follow yung mga social media accounts namin, pati yung Spotify namin, Kuya Dave. Oo, please do follow us sa Facebook, Instagram, YouTube, and TikTok. All you have to do is type in Square One Band PH. At sa Spotify naman, Square One. Ayan, yes. Oh. At saka, ayan, nakita ko yung comment ni Ate Marge. Sobrang gustong-gusto niya daw yung Windang. So, thank you so much po sa support nyo. Yes. Okay, stream nyo lang ng stream yung Windang. Kung gusto nyo gamitin sa TikTok, kung nandun pa, ayoko nga pala, may sa TikTok, pero kung nandun pa, gamitin nyo lang yung Windang, go ahead. Pero syempre, thank you so much sa inyo. At syempre, lalo na yung dun sa mga viewers natin na nanood dun sa Mandaluyong gig natin last week. Ayan, si Ate Francine, at sya yung ibang mga viewers natin dyan. Sila Sir Gilbert ng 4-piece party list dyan. Thank you so much po. At ayun, kaya Dave, Kain na. At saka... Utak ko eh. Nandito pa rin si Sir Mike sa utak ko eh. So, mamaya pa siguro yung gutom. So, mamaya pa yung gutom sa akin.
Ako din eh, pinaprocess ko pa rin sa akin eh. Pero, di ba Kuya Dave, naalala mo kanina yung comment nung si Ate March ata yun eh, nakalimutan ko. Or, si Ate March yun, di ba? Yung sabi niya, di ba ulam niya yung chicken fingers? Oo, chicken fingers. Yun din yung ulam namin. Sabi mo, di ba, taob yung ano, taob yung yung kaldero. Ayan, pati mamaya, pati kawali, pati yung kalan. Uy, nag-comment si ano, si Ma'am Ropi, oh. Taka si PJ. Sabi, ano sabi ni Ma'am Ropi? Di ako makasi, nasa meeting pa ako. Ayan. Okay lang yan, Kuya PJ, next time. Oh. Ayan, ito, sabi ni Ma'am Ropi, ayun, oh, gusto ko yung customized gig bags. Paggawa kami, nako, Ma'am Ropi, ano po, check na po dun sa Facebook po nila. And sa, ay tama, sa Facebook nila kasi sa Shopee. Ano yan, Guitar Pick. Yun yung guitar available. Guitar Pick. Oh, Guitar Pick. Oh. Ayan. Mali ba nabanggit ko? Oh, gig bag, binanggit mo eh. Baka sabi mo. Ay, gig bag ba? Ayan pala, yung Guitar Picks pala. Opo, ganda po, maganda po, promise, Ma'am Ropi. So, check nyo po yan. At, ayan, sa Facebook po. Sa Facebook po nila, message nyo po sila doon kung may papagawa po kayo. Any design po yan, basta quality po, customized po yan. Ayun. So, that's it guys for our 42nd episode dito sa Chill Outro. Kuya Dave, thank you so much sa'yo. Thank you, Kyle. Thank you sa backstage clappers natin. Congrats kay ano, Papa Choy. Wala, ano na, umuwi na kanina pa. Pero, ayun, at saka syempre, shoutout din pala huli rin kay Kuya Jeko. Yun, ingat kayo lagi, pati syempre, lalong-lalo na sa mami ni Kuya Jeko. Get well soon po, at saka stay safe po lagi. Kuya Jeko, sana next week, kasama ka na namin dito. Oo, Jek, next ka na namin. Kay ano, Ma'am Rian, Tita Rian, happy birthday ulit. Si Tita Rian na yung nagsabi eh. Ayun, happy birthday. Happy birthday. Binati niya na sarili niya, Kuya Dave. See you soon, Tita Rian. Kuya Dave, kita-kits sa next practice. Yes! Magandang gabi, next mga kapatid. Magandang gabi. Episode. Talagang, next episode ng Chill Outro. So, abangan nyo lang, guys. Promise ko yun, dapat abangan sa Chill Outro, guys. So, that's it. Ayan na, ito na. Outro na. Wala na. Outro, pasok! Sir Mike Hanapol, thank you so much for it sa time po ninyo sa Square One. Ay, sa Chill Outro. At ayun, sobrang nag-enjoy po kami. Kita-kits po soon. Kita-kits po. Abangan natin yan. Sana makasama talaga tayo. Makapag-frontak tayo kay Sir Mike Hanapol. Stay tuned lang, guys. Dito nyo makikita yung update sa Chill Outro, pati sa Facebook namin. So, yun. Stay tuned. And speaking of stay tuned, ayun ay, end na namin to. Ayun guys, bye-bye. Thank you po. Kainan nga. John, hello sir, John. Good evening, John. Lester, hello sir, Lester. Hello. See you po. See you next time. See you next episode. Bye-bye.